content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockle TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockle TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Hello. Ayan, welcome to the podcast. Sorry. Nagsiyar ako eh. Ayan, we're now live sa Facebook and YouTube. Sali po kayo guys. Everyone is welcome. Click nyo lang po yung link dyan sa chat. Binabati natin si Gary Kalika. Good evening, dito pa. Hanggang 10:30 lang daw siya. Yun nga eh, mag-viewing na lang daw siya. Hi, Brad Riddell. Katie. Sino Katie? Ayan. Bali, inagahan ko kasi para maaga tayo matapos. Kasi weekdays, di ba? So, may pasok yung iba. Ayan. So, sino ba nandito? Padlone. She's unsatisfied. Toby. Gulo ng buho ko. Putek. Dita Pakchi. Clancy and Carlos. Ayan. Sali na. Maganda yung topic natin. In-invite ko na si Mission Kishana. Ayan, tatry natin i-discuss to. Very interesting. Nakakatuwa. I hope we're on the right path, no? Dun sa pinupuntahan natin. Para marating natin yung buong katotohanan. Ganyan po ang... Para akong si ano? Si Mayor Sanchez at buo ko. Mayor Sanchez. Ay, parang speaking of ano, Rocoli, parang familiar itong iyong background sa mga ano, sumali kahapon sa pagmi-meeting ng kapatid. Nandoon din ang kapatid na Kuya Adel, nandoon yung mga active na mga chapter. Oo. Naka-letter, ano, pag-ibig pa ang ano, naka-letter, pag-ibig yung pinakalas na symbol at naka-open cam. Ang kapatid na Kuya Adel ay nakapasok na meeting na bakit niya nagagawa yun dahil siya, ayon nga kay kapatid na D.S. Arnold, siya daw ay isang techie nakapasok sa mga nakapakapasok at nakakalabas sa mga Zoom meeting at kahit na ano daw Broly ay naka-VPN daw ito at walang IP address. Parang yan. Ano, galing Pentagon yung mga ginagawa niya. Oh, CIA. Mm-mm. Mas matindi pa. So, for context lang, na-hack ni Kuya Adel. Hindi na, ano lang din ako, na-invite lang din. Wala akong ginagawa, nag-work lang ako, ganun. Tapos, yung meeting na yon, meeting ng Central Chatro. Division, Chatro, kasi ano. So, pasok ako, pasok siya. So, walang nakakapansin. Oo, pinag-uusapan ng mga kabataan, oh, bawal po yan. Iwasan po natin yung mag-usap ng matagal, yung makikitulog sa ibang bahay. So, I found myself surrounded by kabataan. Kasi hindi na tayo kabataan. So na nagbabalik sa isip ko yung mga panahong KKTK tayo. So sila yon pinagbabawalang magjowa. Which is not normal ah. Yung mga high school students nagka-crush-crush yan, gano'n, nagkakajowa. Yung first girlfriend ko, second year high school ako eh. We lasted for 4 years, buong high school hanggang college, first year college before kami nag-break. So, it was exciting. Yung mga ganon, pinagkakait mo yung ganong
experiences sa mga kabataan, thinking na laging mabubuntis. At nagawakal na ng kamay, no? Nabuntis. Uli yung kanila kasing mga rules na yan. Yun yung time kasi yung ginawa yung mga sinasabi nila na mga rules na yan ng tawag nila dyan, bylaws, ay yung time na yon ay bawal ang mag, ano, ay pinagbawal talaga ang mga pag-asawa at pagkikipagrelasyon during the 90s. Kaya yung ano na yan, yun yung mga rules nila. Yung time na yan kasi ang dahilan nila noon, malapit nang dumating ang malaking kapighatian. Kaya mas maganda, mas advantageous kung huwag ka nang pumasok sa mga relasyon. Kasi kapag ka pumasok ka daw sa mga relasyon at ikaw'y babae at ikaw'y nabuntis, ay kakainin mo ang iyong anak kapag ka sa sobrang gutom pag dumating ang malaking kapighatian. Kaya yun yung ano na yan, rules na yan. At hindi lang yan sa MCGI, pati sa ibang katulad nila na nagtatry maging tagasunod ni Kristo, fundamentalist, bumabalik sa ano, first century. Yun. Kasi nga, nabasa nila. Ano yan? Yung, may mga ganong talata eh, na lumayo sa ano na masama. Ganun. Yung pag-aasawa, sana maging tulad niyo ko, sabi ni Pablo, na walang asawa, nagsusumakit sa ano, bagay ng sanlibutan, hindi kayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Para hindi sila mahulog dun sa ano, no, Brad Lone, yung minahan. Ay, eto ah. Napakinggan ko yung kay Brad Dodds saka kay Sis Grace Barrios. Oo, pinagtatalunan nila yung ravenous bird sa Isaias. Ravenous bird. So, sabi ni Sis, ay sabi ni Dodds, si King Cyrus daw yon. Zero. Sabi ni Sis Grace, hindi. Sino yun? Pinakinggan ko. Nagtatalo sila. Anong possibility nun? Ay, sige. Sino yan? Toby. Dapat ano eh, nagtanong sila sa Rabbi. Rabbi? Ano yung Jewish concept? Jewish concept yan. Oo, oh. Nagtanong sila sa Rabbi. Hindi naman sila kasali doon eh. Yung talagang mga Jewish ano, Jewish scholar, ang interpretation talaga nila diyan sa ravenous bird din sa Isaias ay si King Cyrus. Yun talaga yun. Kasi nga kung titingnan mo doon, iyan talaga siya naman talaga tagapagligtas ng bayang Israel eh, kasi siya nga nagligtas sa kanila doon sa kamay ng Babylonians eh. Siya nga. Oo, tapos ang ano diyan, ang nakakatawa niyan, si King Cyrus is a devoted Zoroastrian. Zoroaster. Oh, hindi siya Israel as a Hudyo. Hindi siya Hudyo. Yun na nga eh. Kinredit lang din. Actually, hindi sa kanya kinredit eh, yung pagtatayo ng temple. Doon sa kasunod niya eh. Si Darius ba? Darius, oo. Kasi nilook up ko din. Sabi ko, parang sayang oras sa gantong pagtatalo. Kung sino ba yan? Kasi, ano, ang pinaka-latest na nag-claim niya na ang ibong mandaragit, si Manalo. Manalo sa Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo naman. Kaya sa Judaism, si Cyrus, sa ano naman, kay Grace Barrios, sino ba sa kanya? Si Cristo. Si Best naman, si Jesus Christ, ang interpretation niya kung sino yan. Binibes. Sa Iglesia ni Cristo naman, si Felix Manalo, ang ibong mandaragit. So, sino ba yan talaga? Di ba nandun ka na nung mga panahon na yon? Sino pong... sino ba yan? King Cyrus yun, di ba? Tama si Dodds eh. Oo. Kung Jewish context pag-uusapan, oo talaga. Kaya dapat mayroon silang tao dito, knowledge nang galing sa mga ano talaga eh, sa mga Jewish historian tsaka sa mga rabbi o rabbi, di ba? Kasi ano siya eh, inisip ko, yung mga prophets, di ba, naghula-hula sila para makinabang sa pag-unite ng ano, mga civilization para manalo sa war, ganon. Tapos for some reason,
naniniwala yung mga tao, and then mayroon tutupad nun. So, dahil nakasulat, ginagawa nila. Kasi dun sa Isaiah, binanggit yung pangalan ni King Cyrus. King Ciro. So, lalabas daw, hindi pa pinapanganak, hindi pa nagahari yung Cyrus, eh, alam na ni Isaiah. Nilukap ko, sabi ko, imposible ito, walang nakakaalam ng future. Hindi ako papayag eh, na alam niya yung future. Nilukap ko, yung Isaiah pala, mayroong dalawa. Dalawang Isaiah. First Isaiah, second Isaiah. Dalawa lang ba? Baka mali ako. Oo, baka hindi iisa lang. Oo. So, yung sinasabing talata na yon nasa chapter 45 yata. Basta 42 pataas, 45 yata. And then, nilukap ko kung kailan naisulat. Naisulat yung second Isaiah, nagahari na yung King Cyrus. Cyrus, Kaya niya napangalanan. Mm-mm. So, hindi siya hula. Hula na tumama, pati pangalan. Kasi sa lahat ng hula sa Bible, walang pangalan eh. Yun lang eh. Yun na nga. So, ano siya, Brooks? Political... Yes, exactly. Parehas lang. Parehas lang. Holy sa Gospels. Yung sa Gospels, di ba? Kung alam kung kailan naisulat yung mga Gospels, particularly yung Synoptic Gospel, makikita mo doon na, uy, tingnan mo, hinuhulaan na ni Kristo ang pagkasira ng templo. Mm-hmm. Diba? As kung hindi mo alam kung kailan nasulat yung gospel, you will perceive na hinulaan na ni Jesus yung impending na pagkasira ng templo na mangyayari sa 70 AD. Kung hindi mo alam kailan nasulat niya. Kung ang perception mo ay nasulat siya during the time of Jesus na 33 AD, mga ganon, you will presume na hinuhulaan, natupad ni Jesus yung hula niya na darating sa 70 AD. Ngayon, nung malaman mo na ito pala nasulat after na ng pagkasira ng templo, parang masabi ko, ano ba to? Hula ba talaga to? O parang inano lang? History. O parang inano lang, o history, na, o ano lang siya. Parang, yan. Parang inano lang, parang nag-recall lang sila ng parang as if hindi pa nangyayari isang bagay. Parang ganun din yung nangyari dyan sa Aring King Cyrus na yan na sinasabi. Nilook up ko din yung relevance ng 70 kasi noon pala special yung number 7. So it's not exactly 70 years. Meron lang significance yung number na yan kaya yun ang ginamit. Kasi no one knows, parang nawala na yung record kung kailan nasira. Imposible namang hinulaan 70 tapos nawasak 70 rin. Or tinayo pala. Ah, oh, tama. Ang bilang nawasak. Pero niya na sa Jeremias tayo na. So, ang bilang ng mga ang bilang ng mga taon, 70. Kaya sabi, tingnan niyo na. Talagang tamang-tama. Swak na swak daw yung ano na, tama daw talaga yung hula. So, divine intervention. Debatable kasi yan, kasi minsan na meron na hindi na natin alam kung kailan talaga nasulat yan, at meron dyan na nasulat na after nang pangyayari, kagaya nung sinasabi ko na 70 AD nasira yung templo, pero yung gospels, titingnan mo, babasahin mo doon, wala pa, nando doon pa yung templo, nagwala pa nga si Kristo doon, di ba? Nagano pa nga siya, di ba? Pinagtataob niya yung mga lamesa doon, di ba yung nagalit siya? Nandoon pa yung templo during the time of Jesus. Pero kung titingnan mo, akala mo, nasulat siya 30 or wala pa, nandun pa yung templo. Pero actually, nasulat pala yung gospels after na nawala na yung temple. So, alam na nung writer yung ano, wala na yung temple. So, kung magsasabi mo dyan na hinulaan ni Kristo, hindi hula yun dahil alam na niya, nasira na nga eh. Diba? Pero if you're a believer, yung faith mo nandun, ma-amiss ka. Ang galing, wow. Nahulaan, ang tagal before hindi pa pinapanganak si Cyrus, nandun na, nakasulat na, alam na yung pangalan. Pati yung bata, ano ba yan? Yung tatawag ng Emmanuel? Emmanuel. Si Jesus. Tinawag ba Emmanuel si Jesus? Hindi. Hindi, di ba? Jesus ang pangalan. Kaya nga hindi naniwala ang mga Hudyo kay Cristo eh. Kasi iba nga yung pangalan eh. Emmanuel na po si Jesus. So. Hindi kasi ano eh, yung Emmanuel is a term. Although inano siya pangalan,
Ang dami kaya sa Israel pinangalan nila na yung kanila mga firstborn pinangalan nila na Yeshua. Yeshua. Oh. Yung Yeshua. Joshua yun. Kasi Yeshua, si Joshua, Joshua. Joshua. Oh, hari yun, di ba? So, nag-maasa sila na may panibag na may susunod na Joshua na mag-lead sa kanila. Ganun yung Jewish culture eh. Grabe. Epekto ng mga hula-hula na yan. No? So, tsaka ano naman kasi, Brooks eh. Wala tayong information ng mga publication dates niya. Mm-hmm. O, di ba yung wala. Saka yung author is anonymous. Anonymous. So, o, pati raw yung Isaiah eh. Yung mga hula, hindi raw din sure yun eh. Kung isang tao lang nagsulat na. Tama. Mm-hmm. Pero sure. Noon pa man, yung mga sulat na yung mga poetic. Uso na yan. Di ba pinag-aaral natin sa ano sa Zoroastrianism? Ganun din, uso rin. Kahit nga dito sa Hinduism, may book din sila, Book of Songs din. Eh. Mahilig ano, silang mag-anon, mga epic. Kanta tsaka tula. Bagabadito tula yun eh. Pinakamahabang. Yes, pinakamahaba. Mas mahaba pa kaysa sa Bible ng bilang ilang beses. Tula lang yun, napakahaba. Bagabad kita. Ah, sige, before tayo pumunta dyan, andito si Enoch tsaka si Riddle. Kunin natin yung... Ay, umalis si Riddle. But Enoch, kamusta? Naniniwala ka ba sa mga hula-hula? Namaste. 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 Sawa din na... Namaste, ano yung Hindi. Hindi language ng mga India. Hindi language. Pero hindi yung Hindu. Ah. Hindi yung national language nila, Hindi. Ayan, sige, namaste. Sige. Yan. Yeah, kamusta? Good evening. Good evening. Yan. Good evening. Speaking of hula, meron lang nakaka-amaze na hula dito rin, ano, sa Panginoong Jesus yung Mateo 24:5. Yung Mateo 24:5, ang sabi, ano, sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So, iyan, tupad na tupad yan yung mula ng Panginoong Hesukristo na maraming magkakaroon ng mga sekta Kristyanismo. Ayan, Mateo 24:5. Sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan. Hula ba yan? Sasabi. Yes. O nangyayari na noon? In that time of Jesus, wala pa siyempre. Mga ano sila, pioneering eh. Hindi, kailan ba nasulat tong Mateo? Diba? When was Matthew? Alam mo, yung kasi yung 70 AD na pinagtatalunan yan, maraming Bible scholar, nagsasabi, hindi naman yan yung original eh. Nga copy yan eh. So, may ibig sabihin, meron talagang pinagkopyahan yan ever since. Kinokopya-kopya. Hindi siya original na 70 AD tapos na keep o na-preserve agad, hindi ganon. So, mayroon pa rin Bible scholar na sinasabi na pwedeng naisulat sa Hebrew tapos na translate sa Greek. Maring, kasi nga, under persecution yung mga Christian noon. So, lahat ng mga materials na particular sa Kristyanismo, minawasak. Winawasak nila mga ano, mga tao nga pinapatay eh. So lahat ng mga related Christian na materials, sagrado sisirain. So talagang kung sino mang Kristiyano yung nag-preserve o nagtago ng mga sulat, o nga gaya ng mga sa Dead Sea Scroll, yung mga ganon. So yung 70 AD na yan, pinahanap nga yan eh. Pinahanap nga ni ano yan ni Emperor Constantine. At saka before na explain ko na before na ang Diyos ng Israel gumagamit ng ano ng makapangyarihang bansa para iligtas ang kanyang anak.
o ang kanyang anak na mga Israelites. Gumagamit siya, ginamit niya ang bayan ng Jews. Ginamit niya ang Egypto para maligtas yung mga Israelites. Kailangan may mangyari kay Joseph. Ibenta ng kanyang mga kapatid. Napunta naman sa Egypto dahil doon. Nagkalaki-plaki. May katalinuhan taglay. Joseph the Dreamer na ipaliwanag yun yung mangyayari sa Egypt. So nagkaroon siya ng pwesto, naging prinsipe. So naampun tuloy niya. Nakagawa siya ng paraan para yung 12 lipi ng Israel ay mapunta sa Egypto. So gumagamit talaga ang Diyos. At sa panahon naman ng yun nga pinag-usapan niyo, na dinig ko yung Persian Empire, si King Cyrus. So niligtas niya rin ang mga Israelita dahil sa exile. Pero pinabalik lang naman ni King Cyrus ay yung lahi ni Benjamin at lahi ni Huda. Yun lang dalawa na yun ang pinayagang makabalik ng Israel. Ay yung ibang yung 10 lahi, Ephraim, etc. Hindi na nakabalik. Basta ang treaty ni King Cyrus, lahi lang ni Benjamin at saka ni Judah. May ganun pala. Hindi ko alam yun. Yun lang ang treaty. Na sila lang makakabalik. Kaya nga nung panahon na yung Panginoon Jesucristo, mga nakatira sa Israel, mga lahi ni Judah at saka lahi ni Benjamin. Mm-hmm. Until now, popular yun sa mga pag kinabi ng mga Israelites ngayon, asasabihin lang nila, mga lahi sila ni Benjamin, mga lahi sila ni Judah. So hindi mo matidinig yung 10 lipi na sila lahi doon. Dalawa lang lahi, Benjamin okay. And Judah. Nagbasa ako Brad Enoch yung about kay King Cyrus. So yun nga yung religion niya, Zoroastrianism. And hindi siya galit sa mga Hudyo. So he was very open sa lahat ng religion. And he gave respect dun sa mga Hudyo. Kaya niya pinaalis at pinatayo yung hinaan nilang umalis dun sa Babylon at magtayo ng templo. So it's not about pagliligtas ng Diyos or anything. He was just an open-minded person o ano ba siya? King pala siya. King, And that is the other way around. Pero sa mga sa Bible account, sinabi sa propeta na ito ibibigay ko itong agila na to, itong ibong mandaragit na ito. Yung kasama 'yon sa yung gumagamit talaga ang Diyos. Sa balik uli tayo sa kapanganakan ng Panginoon Jesucristo, pinapunta uli sa Ehipto. Parang savior yung mga yan, yung Persian, yung Egypt. Katapos, sa mga Kristiyano naman, yung Roman Empire. Bagamat kahit na yung Roman Empire ang nag-discriminate sa mga Kristiyano, so kinakailangan pa rin ang Roman Empire ang magligtas sa kanya, sa mga Kristiyano, sa pamamagitan ni Emperor Constantine. Dahil doon, nanatili ngayon ang Kristiyanismo. Kasi kung walang tumulong na malakas na bansa o malakas na imperyo, mauubos ang Kristiyano. Gumagamit talaga ang Diyos ng malakas na bansa para ma-preserve ang kanyang mga anak. Opo. Okay. I-ano natin si Riddle. Riddle, unmute naman. Opo. Kasi ang nagsulat daw ng yung mga ganyan, yung writers of the Bible are the victors. So story natin yan. Siyempre, maganda yung pagkakasulat yan na niligtas yung bayan ng Diyos, etc. Brad Riddle, kamusta? Good evening, Brad Rock. Anong masabi mo? Yes. Hindi, kada papasok ko lang eh. Actually, hindi ko pa narinig yun. Yung mga hindi prophecies. Naniniwala ka ba sa mga prophecies sa Biblia? Natupad? Naniniwala pa rin, Brad Brooks. Pero
ano kasi, siyempre, may pinanggalingan tayo, di ba? Kalamihan kasi yung pinanggalingan lang natin. Yung mga ginamit siya na, ano, na prophecy, kuno, pero, ano, di ba? Pero naniniwala pa rin ako. Pero kailangan kasi lang, Brad Brock, eh, para sa akin, tayo mismo yung magsaliksik. Pag ayun, magsasaliksik nyo rin sa, ano, Brad Brock, sa ibang mga kasulatan, di ba? Sa ibang mga hindi Bible. Parang ganun lang din. Siguro kami lang nakatulong lang doon. Pero, ano, ako naniniwala pa rin. Kaya yun pa rin yung ginagawa ko. Kung hindi, kumbaga, mabuksan ko, di share ko, ganun lang din. Naniniwala pa rin naman ako. Pero yun lang, maganda kasi nga sa inyo, Brad Brock, no? Parang nakikita ko kasi, kayo kasi yung may kakayanan naman na magsaliksik. Alam mo, si Brad doon, may iba naman siya sinasaliksik. Si Clancy, di ba? Ang nangyayari ngayon, Brad Brock, kayo yung, sa inyo yung ibang way. Tapos sinishare nyo sa amin, natututo kami. So ngayon, dahil kami naman na, yung puso naman namin nasa Biblia, so para sa akin, ito yung way namin, isishare naman namin sa inyo. So yun nga, maganda, share, natututo ko sa inyo. Halimbawa ito, yung inaano mo, yung ano, yung ibang religion. Natutuwa ako kasi nga, wala akong way para gawin nyo dahil busy din naman ako sa gusto kong gawin, yung nasa sariling puso ko. Pero pag-join ko dito, dahil nga sinasaliksik nyo, doon ako natututo. So nagkaka-idea na ako. Pero as one pa rin eh, lumalabas eh. Kaya nandito tayo ngayon, natutuwa. Ito talaga yung pamilya ko ngayon. Yun. Salamat sa Diyos. May harmony dito. Kahit magkakaiba tayo ng belief. Meron tayong Asha. Ayan. Asha. Speaking of pala, sabi mo kagabi, walang ano eh. Walang podcast, na lungkot na naman. Oh, pahinga. Kagabi, pahinga. Napapagod din. Hello, sis. Unsatisfied. Damis kita. Pagal na pagal. Speaking of ano, Brock, speaking of harmony, di ba nabagit mo si King Cyrus? Isa siya sa mga kilalang mga sinaunang humanitarian. Yun nga eh. Humanist. Humanist. Kasi ano naman, Brox eh. Pag sinabing humanist, hindi naman ibig sabihin atheist o agnostic. Sabihin, kaya mo ilagay sarili mo in a neutral position kung saan makikinabangan lahat. And masasabi natin yung ginawa ni King Cyrus. Kahit anong paniniwala na iba, no, pwede siyang ginamit ng Diyos, ganyan-ganyan. Para sa akin, meron kasi siyang katangian ng leadership skills. Kaya tumagal yung reign niya eh, i-research mo. Tumagal yung kanyang reign. At nag-improve ang Babylon. Kasi no, ano yun eh, parang medyo na-damage din yan, although hindi naman sila agad bumagsak. Na-damage din kasi yan sa mga gera-gera, ganyan. So, ayun. Naniwala. Tsaka isipin mo ha, tama yung ginawa ni King Cyrus kasi kung palalayain nga naman niya, meron siyang diplomatic sense eh. So, yes, meron, pag ang Israel, binuo niya uli sarili niya, meron sila kaalyada, di ba? Yes. Yan yung pinaka-concept United Nations eh. Yun. So, yun. Oh, therefore, he is wise. In a secular manner, he is wise. Kasi sige, tulungan mo, di ba, ganun man ang UN, pag merong bansa na naghihirap, supposedly, dapat na ginagawa nila. Tinutulungan nila yung mahirap na bansa na yun. Although in reality, pwede mong sabihin ng UN, pwedeng propaganda o agenda lang yun. Kahon. Pero pag, ang nakalagay talaga sa mission statement nila is tulungan lahat ng mga nations. So, meron siyang ganong diwa o skills na masasabi nating na-apply niya dun sa kanyang leadership. Ganun lang. Walang na-api. Pinayaan niya lang. Brad Toby. Yes. Ikaw yung nag-post kanina doon sa ano, sa biblical talk, yung nagsalita ng ano, yung babae na nagsalita ng 7, no, signs ng cult, ba? Yung parang ganun. Ikaw ba 'yun? Yes, ako po 'yun. Dalawa kasi galing. Kami na admin doon eh. Ang galing. Gusto ko 'yun, nagustuhan ko 'yun. Oo. So, as long as may nare-research ako, magko-contribute naman ako. quality. Oo. Mag-research tayo. Isang Google lang, guys. Isang chat GPT lang. Ayan. Ready na ba?
Tepech, hello. Oy, congrats sa ano nyo, ha? Sis Unsatisfied, ha? Data Pack Girls, ha? Nasa 1,000 views na agad, ha? Matindi yun. Medyo nosebleed daw yung iba, eh. Puro Inglesan daw. English daw, English. Medyo kay Sis Matter din. Meron ng basher, dahil sa kanya, dahil sa kanya, hindi kami naubusan ng sasabihin. Dapat may bangka kaya, talaga. Saka nagustuhan ko pala yun, si Sis Matter. Pinakinggan ko nung nagustuhan ko yung ano niya, yung face niya. Na-attract ako sa face niya talaga. May, saan? May bago na. Na-attract ako sa face niya. Ibig sabihin, tatlo na yung page. Ah, page? May page, ha? Yung parang pala tayo. Ah, faith. Ah, sorry. Bingin ako. Kasi, tatlo na yung haligi natin ngayon na ano dito, babae. Si Sis Unsatisfied. Si Ate Pech, saka siya. Yung mga haligi ng ating. Yes. Haligi. Si Ate Pech, haligi na yan. Season 1. Haligi at suhay. Suhay. Ayun. Ay, ano pala? Medyo mag-lilo ako sa ano, sa MCGI muna. Nag-alt sa misis ko, eh. Sabi niya, anong napapala mo dyan? Tapos may binasa siya mga comments sa akin. Parang nilalait-lait ako. Sabi niya, toxic yan. Tigilan mo yan. Siyempre ako, kesa patulogin ako sa labas, baka ganito yung nangyari kay ATS Joy dati, di ba? Sabi ko, sige, hindi ko na, yaman si Kuya Adel. Ako, ano ako, layo muna ako sa usaping MC. Kasi wala rin naman mangyari, eh. Agree ako sa tinanggit ni Misis. Correct. Oo. Tingin mo yung Misis. Ano muna? Kaya naman nating ano eh. Kaya naman nating i-reveal yung ano nang hindi natin sila dinadahil. Kasi nagustuhan ko nga yung sabi mo nung nakaraan kay si Kuya Adel, nung sabi mo kay Kuya Adel na huwag tayong gumamit ng ano. Yung Iscariote. Oo, kay Iscariote. Tama yung drugo. Kaya natin ma-reveal yung ano nila nang hindi natin kailangan silang sirain personally at kaya yun. Medyo foul kasi for me. Para lang ano, for your own safety din. Yes. Tama yung sinabi nila. Tama naman yan. Tama rin Brooks kasi isipin mo, di ba si Bess, panaitira niya ng ad hominem. Sa una, angas, tawag nila doon bravado, di ba? Pero sa katagalan, kung nag-iisip ka, parang umaaling nga sa yung ignorance niya. Di ba? Hindi ko naman sinasabing ano ka lang ng ganun. O yun, tulad nun, yung Iscariote. Hindi ko naman sinasabing ignorant ka. Pero kasi, kung gusto mong, ano, maturing ka ng seryoso, di ba, if you wanted to be taken seriously, di ba? Meron ka rin level of ano tao dito. Meron ka rin level of knowledge na ipapakita. Sophistication. O yun, sophistication. Tulad ng program mo ngayon. Hindi ka na siguro diretsong umano sa MCGI pero minibigyan mo sila ng alternative through learning. So hindi lang basta to yung expose lang o yung chismis. Nagiging productive yung channel mo, eh. Pansin mo, may mga non-MCGI na pumapasok dito. Ganun, yan ang growth niyan. Na-forecast ko na rin kasi dati yan, eh. Sa akin pa, hindi na magandang ano, yung feeling mo na parang naninira ka na puro na lang kamalian nila nakikita mo. Di ba sabi, ano, matuwid, ano yan? Nakikita buti lamang. Ay, ko naisip yun, eh. So, pag kami, ginagawa ko kasi neutral lang, like, gusto kong matayo yung ano, mga ospital nila para may mga matulungan na sila. At the same time, as a back of your head, na mayroong mangyaring ano dyan, kakaiba, na may corruption sa isip-isip mo lang. Pero, ayoko nang tignan yung ganun, eh. Diba? Doon tayo sa ano lang, mabuti. Yan. And saka kailangan mo improve yung dharma mo, eh. Yes. Oo, epekto yata ito nung kaka-ano ko, eh. Kaka-research, eh. Saka enough naman na siguro yung mga previous videos natin.
Confirmed na eh. Di ba? Mm. Saka bro, bro, i-general natin, halimbawa, ganito no, yung nakikita natin, actually, dun pa rin sa pinanggalingan natin. Pero, actually, in general kasi, hindi lang naman sila yun eh, yung gumagawa nun. Kaya pagka ako rin, nagsasalita rito, medyo naingat na ako eh. I-general ko na, yung mga gumagawa nun. Hindi na pinpoint ko yung name. Kasi hindi lang sila gumagawa nun. Kumbaga, sisirain natin yung maling ginagawa nila, pero hindi particularly sila lang. Meron din gumagawa nun. So, parang i-general natin, for our own safety din, at the same time, hindi natin pinatahimik yung sarili natin. Mm-hmm. I-attack natin in general. Oo. Kumbaga, walang name, walang particular. Oh, walang particular. Mm-hmm. Huwag nating... Although masaya siya, no, minsan natutuwa ako nakipagbardogalan, but parang it's no longer ano necessary. Nakaka ano lang stress. At tingnan mo to, itong pinost ni Dito Pakchi. Merong pinost na ano, yung mukha ko nasa gitna. Tapos merong talata. So, tapos may parang impierno yung background. Hindi ano na to eh, low blow to eh. It's not parang galing sa isang educated na tao. Diba? So, wag tayong bababa sa level nila. Sige, Brad, inok. Brooks. Yes. Maraming salamat nga pala sa channel mo. Alam mo kasi, mas gusto kong makipagtalastasan doon sa mga neutral. Yung hindi na against sa Catholic or hindi na ganong kademo na isa Catholic. Kesa dun sa mga group na yung toxic na yung mga debate group. Debate group. Mm, toxic oh, dun. Oo. Oh. Minsan na, ano, yung, alam mo yung ano, yung masamang bunganga. Sabi ko, nakakahawa yun eh. Kaya pagkakausap po sila, yung mga ano, sabi ko, nahawa ko sa inyo. Talaga nakatama yung nakalagay. Yung lumalabas sa bibig. Ang siya nakakahawa sa tao. Ginaganon ko sila eh. Pero parang hindi sila tinatablan. Yung mga troll farm. Ano ba yun? Ano ba yun talagang mga ano yun? Mga... Ba ano? Ano ba talaga mga... mga pakawala o talagang may basbas? O hindi ko maintindihan kung may basbas ba yun? Ano lang yan sila yung mga... Ganun lang talaga din ang ugali nila. Kasi noong mga... Alam, anong time na naabutan... nung nandito pa si Bes sa 2000 mga Pilipinas, yung hindi pa siya nakakaalis. Ganun kasi ng mga ano, mga members kasi ganun kasi ang ano yan yung mentality noon kasi di ba si Bes ang numero uno niyang panghikayat is yung galing niya sa pagkikipag ano debate. So ang baon lang ng mga members noon yung mga debate ni Bes. So ginagaya nila yung sistema at pananalita ni Best kapag nakikipag-usap sila sa mga kalaban. Diba, yung mga showdown, kung mabasa ko, naamin mo, ano ka, tarantado ka, mga ganun-ganun. Mm-hmm. Ganun. Oo. So, yung diwa na yun, kung ano, meron iba, hindi nila natanggal yun. Yung ganun na ugali. Ngayon? Oo. Meron ganun. Oh, marami pa sa mga ano, sa TikTok, lalo sa TikTok marami. Bradlone, hindi kasi nila tanggap na ano eh, na good works na talaga laban ngayon. Hindi. No, hindi nila. Nila tanggap 'yun. Mm-mm. At the back of their mind, tutol sila kay KD na yung ganyang style na hindi na nakikipagdebate ay wala 'yan. Bagaman sinasabi nila, mga members pa rin sila pero harap-harapan na nilang inaano eh. Ilalabag yung unang utos ni KD na huwag nang makipagtaltalan. Yun yung mga sinasabi ni Bocoli na manana sa TikTok, yun yung mga matatandang members na rin yan. Ano, di ba? Yung iba, yung sila, sino yun? Yung nagminura ka, Bocoli, si... Si Wei? Si Wei. Oo. Oh, buisit yan. Yun din nag-trigger sa misis ko eh. Sabi sa akin, magpakamatay na daw ako. Grabe yung tao. Tapos sila yung Kristiyano. Enough na siguro na ikwento ko dito yun. Tapos, move on na tayo sa ganun. Parang masyadong mababa yung level na ganun.
Pero ano sila? Para bang hindi na ba kayang ano yun? Hindi na kayang i-heal o well, anong antidote? Ano gamot doon? Pag ilalabas mo po siguro, Brad Enoch. Ewan ko, paano ano yun? Hindi ba sila sinasaway? Hindi sila sinasaway ng ano? Sinasaway pero walang pangil. Sinasaway pero walang pangil yung ano. Wala, hindi naman sila natatakot doon eh. Totoy Bibo. Bro. Apo. So, share ko lang din. Ito kasi mayroon kasi akong napansin dito lately ng mga podcast. Hindi ko na papangalanan pero may mga pumapasok din dito kasi na nagtitrigger din sa atin na minsan, alam mo yun, umuusok tayo. Pumapasok dito, umuusok tayo. So, payo ko na lang din sa mga kasama na. Alam mo, nagpapasalamat na ako nung time na yun. Wala ako din eh. Pero nung pinanood ko yung replay, sa totoo lang, umuusok din ako eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi ko, talagang wala rin ako nung time na yun eh. Pero yun nga, may pumapasok sa atin dito na ano eh. Tinitrigger yung mga ano natin eh. Alam mo yun, pinapatid yung PC natin. Pinapatulan talaga natin. Kaya medyo pag may ano, control talaga. Nasa natin talaga yung control eh. Pero yun nga, paalala ko lang sa mga kapatid na mag-control tayo. Kahit huwag tayo magpadala sa emosyon natin. May pumapasok dito, ako umuusok din sa totoo lang. Kaya lang, pinipigil. Buti nga, wala ako minsan. may tanong ako sa'yo, Pialone Warrior, may tanong ako. Di ba dati nung nasa ano kayo, nasa ADD kayo, yung tungkol sa pagtawag ng ama sa mga pare, na-demonize di ba? Na-demonize yun. Na ano kayo, wag niyong tawagin inyong ama sino mang tao sa lupa, yung Mateo 23:9. Nag-interpret sila ng sarili nila, no? Ang sabi ni Bes diyan, bawal daw tawagin yung unang tirada niyan Katoliko, sinapapatawag ng Father. Yun yung atake ng yung sitas na yun, no? Meron lang siya dyan kung ano ba yan, pananampalataya ba yan o pang civil, tinanong siya dyan. May ganun ba yun? Ibig ba sabihin, Kuya Lon, yung pagka umaksyon ka pang civil, ibig sabihin, walang kinalaman yung ano, religion? Wala. Di ba as a Christian, pagka Kristiyano ka, pagdating sa civil, daladala mo yung pagiging Kristiyano mo. Oo, no, kay best. Parang, hindi, ibig sabihin, pagka civil, pwede akong gumawa ng mga kabalustugan. Pang civil to eh. Itatago ko itong pang-relihiyon. Parang ganun. Ganun lalabas, di ba? No? Pero yung sa, ano, yung, kasi pagka po si ang Panginoon si Kristo nagsalita, may pinanggagalingan niya sa lumang, ano eh, sa lumang, kasulatan o sa lumang kasulatan may pinagbabatayan lagi siya, 'di ba? Pag nagsasalita siya na medyo hiwaga, may pupuntahan, halimbawa yung Juan 10:34. Sabi niya hindi baga kayo tinatawag ng mga diyos. Pero yung salita na 'yon hindi pagtuturo, kundi galing yun sa awit 82:6. Ibig sabihin, particularly, yung mga tinatawag ng mga Diyos ay mga Hudyo kasi sila yung dinatnan ng salita ng Diyos sa bundok ng Sinai na hindi nila pwedeng sirain. Ang figurative speech na hindi nila pwedeng sirain, ibig sabihin, nakasulat sa 82:6, kayong mga Hudyo, tinatawag kayong mga Diyos. Hindi nyo po pwedeng sirain ng kasulatan. Nasa awit 82:6. Hindi lang ganun ka-elaborate, pero doon galing yung quote. Itong ano Mateo 23:9, may pinanggalingan to yung kasi ano sa King James version, yung inyong ama, yung may inyo, possessive adjective inyo. So meaning pag tinatawag mo pala ang Diyos, dapat laging may ko namin. Hindi yung ama namin, bayagi may namin. Ama ko. Ibig sabihin, yun ang dapat itawag sa Diyos.
yung ama ko, ama namin, yun ang itinuro ng Panginoon, inyong, huwag niyong tawagin inyong ama. Ang sino man. Kasi ang tinatawag na inyong ama, yung ama namin, o ama natin, o ama ko, ay yun lang tanging sa Diyos. So wala naman tinatawag na sa pari na, Father, my father, o ama ko, ama ko. Hindi naman ganun ang tawag ng mga Katoliko, eh, kundi father lang eh. Wala naman yung possessive adjective eh. Possessive adjective eh. Oo. Eh pinanggalingan pala yung Jeremiah 3:19. Yung Jeremiah 3:19, utos ng Diyos na tawagin siyang ama ko. Sabi niya sa ano, sa mga Israelites, ngunit aki sinabi, paano ilalagay kita sa gitna ng mga anak at bibigyan kita ng masayang lupain, ng mainam na mana ng hukbo ng mga bansa, at aking sinabi, inyong tatawagin ako, ama ko, at hindi ka nahihiwalay pa sa pagsunod sa akin. Yun yung pinanggalingan ng ano ng Mateo 23:9, na utos pala ng Diyos ng ama na ang itatawag sa kanya may possessive adjective. Yun pala ang tawang tamang pagtawag sa ama. Ama ko, ama namin, tama naman yung utos ng Panginoon na paano kayo mananalangin? Ama namin, sumasalangit ka. Yung namin may possessive adjective. Yun lang ang ano ko sa ano. May sana matuto si, sila. Okay. Thank you. Aba, si Carlos, go. Ayun, Brox, mabalik ko lang ano. Yung kanina pinag-usapan niyo tungkol kay Kristo sa pangalan ng Hesukristo at saka yung Emmanuel. Bali, lalabas ba? Tama ba yung naisip ko na prophecy lang yung Emmanuel? Kasi ang ginamit na pangalan kay ano eh, Hesukristo. Ganun ba yun? Ako may sagot si Bradlon. Bradlon, ganun ba yun? Iwan ko dyan. Hindi ko kaya daw. Hindi ko, Brox. Carlos. Hello, Brad Riddell. Hindi siya yun, tingin ano ko. Ano pa rin sa akin dyan eh. Hindi, actually, questionable pa rin sa akin yan eh. Kasi hindi naman niya ginamit yun eh. Pero, may pwede naman natin aralin pa yan. Pero yun nga, questionable pa rin sa akin. Kasi lalabas, so, ano eh, di ba? Parang sa Isaias, kung si sa Isaias, prophecy siya na Emmanuel ang itatawag. Pero yun nga, nung lumabas na si Kristo, or nag-exist dapat na si Emmanuel. Kristo, ano, dapat Emmanuel. Pero hindi ginamit. Yung si Kristo ginamit. Questionable din sa akin yan eh. Pero marami pa akong ano rin, questionable. Parang ganito, no? Isang napansin ko rin, naalala mo yung sinabi rin ni John the Baptist sa parang nagpa-question din siya sa Panginoong Jesucristo kung siya na ba yung dadating o mag-aantay pa kami ng ano yun? Kasi meron siyang pero anong sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanya? Parang pinarating niya dun sa messenger na parang ano lang binuksan ko yung mga mata ng bulag, pinalakas yung mga pila. Parang ganito eh. Hindi siya talaga ano eh. Ganun kasi magsalita yung Panginoong Jesucristo eh. Hindi direct. Hindi niya sinagot direct ha. Pero meron siyang sinabi. Sinagot niya rin actually. Kaya lang, binigay niya yung hidden message dun sa messenger ni ano. So, hindi natin alam. Actually, paulit-ulit nga lang din eh. Napansin ko rin yan sa Bible. Eh. Parang si Jesus Christ, yung pangalan na binigay sa kanya, Joshua, yung ano yun eh, Joshua rin yun eh. Joshua. Diba after nung 5 books ni Moses, sino susunod na libro? Joshua. Si Joshua, di ba? Kasi ang sinabi rin naman sa hula kay Moses, after niya, magbabangon ng Diyos. Pero palagay ko, hindi si Joshua yun na yung Joshua na sumunod na libro eh. Yun eh, yung Panginoon sa Kristo. Yun ang problema. Parang ganito yun eh, may puzzle pa rin lagi. So, hindi natin alam, kaya ganun din yung sa sagot ng Panginoon sa Kristo. Laging merong ano eh, hindi din na direct, pero parang nandun din yung sagot. Nandun din yung sagot. Parang sinabi niyang, ba't di niya diretsyon? Hindi, kailangan din, ano rin kasi Brad Brock eh. Parang, ayaw niya rin hindi mag-claim. Masyado. hindi naman, ayaw nung mag-claim. Parang alam mo yon. Siya humble. Meron din kasing mangyayari din kasi nga na,
parang re-repeat lang din. Kung paanong Joshua, parang ganun ang point lang. Ko kasi dyan, Brother Riddell, kung prophecy to, merong pwedeng ibang gumawa bago pa kay Kristo nung yes. Na yon. 'Di ba? Parang ganoon. Kasi may parang may na, ano ako na meron nang naunang nag ano noon tumupad nung prophecy na yun eh na si Kristo bago pa si Kristo. Pwede Christo. Rin. Pwede. Pwede rin. Anyone pero, can do that. Basta yung ano yung sa atin naman susuriin pa rin naman natin lahat. 'Di ba? Kung saan nakarating, para sa akin, kung saan nakarating yung message na malinaw pa rin. Parang in the end, ganun pa rin naman yung mangyayari. Yung message, oh yes. Sa akin, para sa akin kasi, hanggang ngayon tayo, no? Part tayo kasi nung kwento eh. So, nandun pa tayo sa ano? Nandun pa tayo sa part ng kwento pa rin tayo. Kaya nandito tayo, nagtatanong, nagsusuri, nag-aaral tayo pare-pareha. Pero in the end, naniniwala talaga ako. Lahat ng tanong natin, bigla din pumasok sa ano, Brother Del, naisip ko. Kung prophecy to, ba, dumating na si Kristo, hindi mo rin masisisi yung mga Hudyo na nag-aantay pa na saya. Hindi sila satisfied. Hindi rin. Kasi nung time na yun, hindi naman na siya tinanggap. Hindi rin naman siya tinanggap. Din. Pero ano na yun eh. Tawag dito, yun nga, naka-plan na din kasi talaga eh. Parang, basta marireveal naman kasi in time lahat eh. Para sa akin, ako lang talaga, yun lang. Ngayon, puro tayo question. Pero, in time, makikita natin lahat. Pare-pares pa tayong bulag lahat. Pero nga, kahit na bulag tayo sa inaharap, eh, pwede naman tayo magsama-sama ng maayos, di ba? Yes, paano ganito? Kahit iba-iba tayong paniniwala. Yung message, diba? Yung i-extract natin, wag na yung mga details kasi... Magulo. Pwede tayong magsama-sama ng maayos. Whether anong paniwala mo, kahit di ka naniniwala sa Diyos, pwede tayong magsama-sama ng maayos. Pero in the end, maralalaman natin lahat. Lahat ng tanong natin, sasagot din. Pero ngayon, ha, dahil hindi natin nakikita lahat yun, hindi magsama-sama tayo ng maayos. Ba't tayo magkakagulo? Diba? Para sa atin din naman yun eh. Kahit naman, diba, kung hindi tayo magkakagulo lahat, di ba, tayo rin ang makikinabang noon. Pwede may inaan tayo, tayo o wala. Tayo rin ang makikinabang eh. Yes. Ito kasi ang ano ko. Ang ano ko dyan, Brox. Ngayon, kung halimbawa, tulad yan, ginawa ng mga Hudyo, hindi sila naniwala. Paano kung hindi rin ako maniwala? Eh kasi... Okay lang. Hindi, ibig sabihin, yung dumating si Kristo na yun na pala talaga. Pero dahil sa prophecy to, nag-iisip ako na hindi pa pala to. Hindi siguro mayaatang sa akin na kasalanan nyo kasi hindi ko ano eh parang hindi ako naniwala agad eh kulang yung ano kasi prophecy nga to eh. Edi papasok ka Brad Carlos dun sa ano sa sinabi ng Panginoong Kristo na ano yung ana yung sinabi niya na parang ikaw na yung nagtatanong sa kanya kailan ko ginawa to, parang pinakain mo siya ganyan ganyan, di ba, pinatuloy mo, naging hubad, binihisan mo. Lalabas ka doon kasi hindi mo alam na ginagawa mo pala yun. Diba? Brother Del. So, it doesn't matter kahit di ka naniniwala sa Diyos kung nagawa mo pa rin yung... Tama. Alam mo yun, nagawa mo sa isang tao. Yung ako, mga sinabi dito, ni Jesus, sorry, yung mga sinabi ni Jesus, na ituro na din yan sa Buddhism, Hinduism. If you hindi would ako agree. Ano, Brad, niniwala ako maituturo talaga sa kahit saan lahat. Lumilinaw na nga rin talaga rin sa akin lahat. Dati sabi ko, paano ko aralin yung ibang religion? Ngayon, di ko na kailangan aralin. Nandiyan na kayo. Natututo ko na ako sa inyo eh. So, i-google mo din. Parang ganito. Parang ganito, Brad Brock, no? May kanya-kanya tayong pagtutuunan, pero dahil nag-sharing tayo, natututo na tayo. So, naiintindihan ko na. Yes, That's good. Ganun na lang. Amin ako doon, Brox. Maganda, diba? Bro, Brox. Kasi, diba sabi niya, yun nga, regarding sa, ano, sa kaligtasan, meron kasing times na, kahit sabi niya, kahit hindi ka naniwala, diba? Pero yung gawa mo kasi yun na andun, kung ano yung act mo. Actually, maganda yung na-bring up niya yun kasi related din yun sa topic dati kayo. Eh. May konti, konti lang. Merong something related to sa topic natin ngayon. Yes, and nandito na si Mission Christiana.
Wait lang si ano, si Enoch yata mismo. Habol, habol. Sige po. Ato ko Brox, habol lang ah. Tungkol do sa Emmanuel, there's wala namang contradiction kung ang pinangalan ni ano Yeshua, Jesus Christ. Kasi yung Emmanuel inelaborate naman doon sa ano sa Mateo 1:23 na ang ibig sabihin daw ay suma sa atin ang Diyos. So there's no contradiction. At yun nga sa Mateo nga sinabi nga yung hula ng mga propeta pero piniwalag ipiniliwanag ayon kay Mateo, hindi naman hindi pa naman ang Panginoong Hesukristo nagsasalita dito sa Mateo 1:23 kundi yung author. Kung sino yung author, whoever, sabi niya, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. God with us. So there's no contradiction. God is with us. Tama. But he was yung never Emmanuel, called Emmanuel. Oo, never, never called. But the meaning is it's a, some kind of code. It's some code, kind of code. Code. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos. Mabuhay ka, Manny Pacquiao. Emmanuel Pacquiao. Emmanuel pala si Pacquiao. Ay yata yun, Emmanuel. Hindi yata i. Iba ba? Hey, Bradino ka na. Di possible pa na merong ano, may after Christ, meron pang isa. Parang ganun. Posible pa yon. Kasi prophecy eh. Ay, for me, I think meron sa Russia, kamukha niya. Kung ano na lang. Depende sa faith mo. Oh, nagkukunga rin na lang. Sa, pagdating sa Christianismo, wala na. Pero may magpapanggap na Christ. Na Christ. Meron na, meron niya. Ginagaya pa yung itsura niya, may balbas, mababuk. I think somewhere in Russia or in Europe. I don't think, hindi ko matanda, hindi ko ma-recall. Cool to. Marami rin to kung ano, followers. Yun lang, nag-aala Kristo to. Yun lang, bro, ang masakit. Ano, kasi parang sa Christianity, tinigil na nila na si Kristo na ngayon. Pero kung prophecy ang pag-uusapan, meron pa eh. Parang possible pa eh. Diba? For me, Brad Toby, doon sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, wala nang darating kasi ano pa sasabihin niya? Kasi sabi ni Panginoon Jesucristo, nakikita niyo ako yung nagugutom, nakita niyo ako walang damit, dinimitan niyo ako, nakita niyo ako nakakulong, dinalo niyo ako sa aking kulungan, tapos sinabi doon sa mga kambing, hindi niyo ako pinainom, hindi niyo ako dinamitan, hindi niyo ako dinalo sa kulungan, at ang mga ito ay pupunta sa walang hanggang kaprosahan. So ultimatum na yung ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Sino darating, ano sasabihin niya? I-repress niya lang yung mga sinabi ng Panginoon Jesucristo. Wala na siguro. Mas madali na kung sinabi ni Kristo na siya yung katuparan ng Emmanuel doon. Pwede namang simple way na inamin niya na siya yung yes, ako yun. Wala na talaga. Hindi, pagka gano'n naman yung tinatawag na boastful, hindi ganun, hindi ka-boastful ang Panginoon. Hindi nga sinabing, hindi mo nga mababasang sinabing ako ay Diyos. Never siyang magano. Never so, siyang ba't di niya sinabi? Claim na ano. Ay, na yung ano. Yung para yung, wala ng pagtatalo. Nag-anyong alipin. Pero yung mga pariseo, mga Hudyo, bagamat may pahaging-haging, pahapyaw-hapyaw, nalalaman ng mga pariseo na siya nagsasalita ng siya ay Diyos, siya ay propeta. Nalalaman ng mga pariseo kasi matalino sa ano yun eh, sa kasulatan. Kahit hindi niya direct na sinasabi. Doon nga lang sa John 10:34, sabi niya lang, ang sinabi lang ng Panginoon Jesucristo, ako'y binabato niyo, sinabi ko lang naman na ako'y anak ng Diyos. Bakit kayo nagagalit sa akin? Bakit niyo ako binabato? Hindi bagat tinatawag kayong mga Diyos sa inyong kasulatan? Nagtatanong siya eh, bakit kayo tinatawag ng mga Diyos? Eh samantalang ako, si Kristo, sinasabi niya, anak ng Diyos. Bakit kayo galit na galit sa akin? So, never na baka talagang metaphorical.
Lahat naman tayo anak ng Diyos. Yung parang ganun. Kasi nag-aral yan ng Buddhism. Hindi, joke lang. Ang ganda yung mga lesson ni Jesus. Nag-aral yan. Yung mga sagot niya, bawa, sagutin mo direkta. Hindi siya sumasagot ng diretsa. Ikaw nagsabi niyan. Ganun yung mga sagot niya. Ikaw nagsabi. Yung mga ganun. parang pag sinagot niya, medyo may maiinis. Yes. May maiinis eh. Pagka, parang piloso pa. Sarcastic. Okay. Di ba, meron din yung ano, yung actually, napanood ko rin yato sa YouTube. Yung sinasabi nila yung time na hindi naka-record sa Bible na wala si Christ na 12, actually, naano ko rin yun eh. 13, actually, ano rin ako ron, pwede rin akong mag-subscribe doon. Bakit? Hindi naman siya kailangan isulat sa Bible. Pero, pwedeng nangyari yun. Yes. Yung sinabi nila na nakarating siya sa ano, nag-aral siya. Oo, maniniwala. May chance. Balik niya, halos pareho ng tinuturo. Hindi, kasi ano eh, kailangan niyang nabuhay siya kasi sa laman eh. Kailangan niya ring aralin yung ano. Nag-meditate din siya. Nabuhay siya sa laman. Pwede diba? Yun. Kaya hindi ko isinasara yung ano ko doon. Yung napanood ko yun, lately lang eh. Oo, may possibility yung totoo yun. Kasi ano eh, hindi naman kailangan niya i-record yung the rest of his time nung nabuhay siya ng ano eh. Hindi naman siya sumulput lang na ganun na, di ba? Natuto yun. Para maano lang din. Pero hindi na siya ni-record kasi hindi na siya, ano, kumbaga hindi na siya relevant dun sa kailangan lang i-message naman nung, ano. Para sa akin yung Bible, yung message, kailangan niya lang, may in-epid niya, tapat na. So, hindi lang siya ni-record, pero pwede nangyari yun. Pwede. For ano rin, kailangan din kasi. Pero hindi na, kumbaga, kahit hindi siya na ipinasok sa ano, tapat na yung ano. Pero possible. Talaga. May account siya ata siya sa Japan. Sabay may account siya. Na. Nabanggit kaya siya. Kaya lang nasa labas. Diba? India ba? Pero pwede yung... Sa India. Si ano, India. Si... Tapos sabi naman ni Clancy sa ang pinaka possible din daw Egypt. Nagpunta siya sa Egypt. Meron kasi ano yan eh, yung Egypt. Meron nagpunta siya sa India, nag-aral ng yoga. Meron naman nag-aral siya ng Buddhism. Oo. Nakarating siya sa Europe, Toby? May nagsasabi na account Spain. Na Spain. Hindi matukoy eh, pero parang minahan daw sa ano sa Europe. Kasi, di ba yung supposedly na naglibing sa kanya, hindi naman naglibing, yung parang nagbigay nung... Arimathea? Joseph Arimathea. Joseph of Arimathea. Na merchant daw yun na mayaman ng merchant na naka-access dun sa Europe. So, sumama daw siya dun. Pero syempre, hindi natin alam kung talaga totoo yun. Isa yun sa mga claim. Ang ano kasi dyan, Toby, yung sinasabi mo na Europe, ang... isa sa sinasabing hypothesis nila, si Jesus Christ nakarating sa Spain. Yung kwento daw, ha, ito daw lang sinasabi ko kasi hypothetical ito. Yun daw ang kwento about sa Gadareno. Yung pamilya kayo dun sa Gadareno, yung may pinalabas siya ng mga masasamang espiritu tapos pinilipat niya sa baboy. Sinesearch nila kung saan daw yun, yung lugar na yun. At ang pinipinpoint nila na lugar ay doon sa Spain. May isang lugar doon na hanggang ngayon pinupuntahan pa rin ng mga pilgrims kasi naniniwala sila doon pumunta si Jesus nung time na pinalayas niya yung mga espiritu pinalipat sa baboy, yung Gadareno na sinasabi. Ganun kaya, layo. Tsaka yung itinitheorize kasi nila, di ba may instansya sa Bible na naglalakbay sila Jesus tapos kasama niya mga apostol tapos biglang bumagyo. Diba? Tapos nalunod pa nga, lumakad pa nga siya sa tubig, di ba? Sabi doon sa gospel, sa ano daw, sa Galilee daw yun nangyari. Sabi nila, hindi daw ganun ang sistema ng dagat sa Galilee. Kasi ang Galilee, maliit lang siya na, hindi naman siya considered na dagat, eh, kundi siya isang parang lake. Ang pinaka-possible daw na mangyari, pangyarihan ng event na yun, is kung maglalakbay si Jesus galing sa Jerusalem, papunta sa Spain kasi may dagat doon na grabe yung bagyo. At yun na yung sinasabi nila na yung Gadarenes, doon daw yun sa Spain nakalocate. At yun, tunay nila, mayroon pa rin followers doon na naniniwala na yun, doon daw talaga nagpunta si Jesus.
sa lugar na yun. Ganun ba? Yun yung sinasabi. Yun. Mga apostles ang kasama niya doon eh. Diba? Sa yun. Bangka. Bangka. Ay, wala ano? Pa masyadong sibilisasyon doon sa lugar daw na yun sa Europe. Yun ang sabi nila. Oh. Anyway, yung sinasabi ni Riddle na hindi naman mahalaga na yan eh. Yung mahalaga, yung message ni Jesus na maganda pat nagco-coincide with ano mga turo sa Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism which is nakakapagpabuti ng tao for some way to. Ano rin kasi Brox eh, guru din kasi siya eh. Guru. Ah. Rabbi. Pero si eh, hindi siya rabbi, hindi nga siya priest. Eh. Kakaiba siya eh. Teacher, hindi di ba? Sure. Rabbi. Sabihin, hindi siya yung nasa organized. Ah, kasi oh. Yung mga... Ayo. Oh. Unchurched. Nasa... para siyang hindi siya yung rabbinic. Hindi siya yung member doon sa rabbinic Judaism. Kundi... Hindi ano siya doon sa formal education. Oo, oh, yan na nga. Oh. Parang galing sa Diyos yung kanyang no? Knowledge. Oh. Hindi galing sa tao. Siya, nagtuturo siya sa mga dalampasigan sa kabundukan. Mga traits ng isang yogi yan. Yoga. Oh, yoga. Oh, mga yogis. Kita mo? Hindi siya dun sa mga formal na lugar. So, talaga magtataka ka bakit may mga similarities yung turo ni Christ alone na yung turo ni Christ alone dun sa mga tao dun mga paniniwala sa sabihin natin sa India o sa Tibet ganyan kasi makikita mo yung ano niya yung pagiging guru niya. Kaya siya nagliliwanag nga daw kasi siya lang yung may ganung wisdom. Na kaya napalapit siya sa tao. Yes. Okay na rin. Okay na rin. Huwag lang maging panatiko. Kasi mission nandiyan na ba? Mission? Andiyan na. Ayun. So, bati ka muna, mission. I-highlight ka namin, ha? Ikaw ang main, ano namin. Main resource person. Mission, andiyan ka na ba? Unmute. Nakako-host ka na. Busy yata si mission. Mission. Oh, sige, intro na natin. So, maganda yan. After 1 hour na intro, dako na tayo sa ating ano main topic. Ayan, Hinduism. Maganda kasi pag-aralan din to. Ayan nga, nakaka-relate tayo. Hello, dahil... Hello, Brooks! Yun! Yun. Hello, medyo nagkaka-problema yung ano yung mic. Sensya na, medyo matagal din ako nawala. Oo nga eh, na-miss ka namin. Kamusta? Ano ba yung gusto nyo itanong? Sige. Ayun, mag-i-intro tayo sa Hinduism. Napaka vast nitong topic na to. Ano lang tayo? Basic lang. Basic. Hinduism basic. 101. So, anong pinakatanong nyo sa Hinduism 101? Wait lang. So, Hinduism, isa to sa mga largest, if not the largest, oldest pala, sorry. Oldest yes. Active religion in the world. Di ba? Yes. Napaka-complex. Hindi mo kayang aralin to ng isang oras lang. Diverse set of beliefs, practices, and traditions. Yeah. Yes. So, sige, tuloy mo muna. Sige. Ayun. So, yung mga terms dito, hindi natin ganong, hindi tayo ganong familiar. Ba, Sanatana Dharma. It is a term yes. Often used as a self-designation for Hinduism. It translates to eternal order. Or eternal religion. So, since kailan ba to na, 1,500 BC pa to eh. So, tagal na yan. So, it can be older, ha? Sabi nga nila, baka aliens din daw. Ang galingan ito. Pero ang main point niya, or goal, is to have order sa buong mundo. Yung mga pagiging makatao. Kasi halos ano rin siya eh, pareho ng Buddhism eh, in some way. Although, maraming gods dito sa Hinduism. But yung iba, it's still your choice eh. Kasi, umaanib ba sila dito, mission? O parang ano lang din? Islam na wala namang bautismo, parang Buddhism na wala rin. Sa Hinduism kasi, ang pinaka-bautismo dun is yung initiation na tinatawag. Pag sinabing initiation, ikaw ay babasbasan ka ng guru or spiritual master.
sa atin, ang katumbas sa Kakristiyanuhan is pastor o ministro. Tatanggap ka ng initiation sa isang guru at doon, bibigyan ka niya ng pangalan, which is a Sanskrit name. Yun na yung gagamitin mo. Yun yung gagamitin mo as Hindu name mo. Okay, teka lang. Yung Sanskrit po, yun yung ancient language of the Hindus dun sa Sindhu yes. River. Yung mga taong nakatira dun sa Sindhu River is naging yung Sindhu, it became Hindu na. Kaya yes. tinawag na Hindu. Tapos sabi ng mga Persians dun sa mga Greeks, naging India na pagdating sa ano, yung tawag nila sa lugar. Nag-evolve din yung pangalan. Andiyan ba si Yuli? Pumasok ba si Yuli? Actually, Brooks, yung term na Hinduism, hindi naman talaga yun yung proper. Hindi talaga. Ang tamang gamit talaga para ma-identify yung religion na galing ng India is Sanatana Dharma. Yun. Yan, hindi Hinduism. Kasi Hinduism, tumutukoy yan dun sa ano, magkabilang panig. Yung naghihiwalay sa ibog. Yun. Hindu River, yes. Doon, kumbaga, ang katumbas din sa Kristiyanuhan yan, nagpasimula lang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So, pinasimulang tawaging Hindu. Yeah, baga bansag. Pero ang tamang Dharma. Term talaga, Sanatana Dharma. Kahit kung tatanong kung sasangguni tayo dun sa mga present Swami, Swami or religious ano yung Swami? Swami yung pinaka parang katumbas sa atin, pastor, pari. Okay. Yan. Ang isasagot nila sa iyo, Sanatana Dharma. Okay. Kasi ang pinaka mababaw na ang pinaka mas maintindihan mo meaning ng Sanatana Dharma is way of life. Yes, okay. Yan. Way of life. So religion siya and ano siya, way of life din. Parang Buddhism nga din. Oo. Although, ang kaibahan nga lang dun sa Buddhism, yung sa Buddhism kasi, meron din similar doctrine ng reincarnation. Ang Hinduism, nahawa na lang yata. Ang Sanatana Dharma, meron ding reincarnation na tinatawag. Dun yata nag-originate. Dun sila, oo. Pero pagdating dun sa mga demigods, wala naman yung ano eh, wala yung Hinduism eh. Ay, wala yung ano, yung Buddhism na tinatawag. Walang demigods. Mm-hmm. Sa tinatawag na Hinduism ngayon, merong mga demigods. Ah, demi lang ba yan? Yung iba? Oh, demigods. Like say, yung kay ano, yung si, yung tinatawag na Ganesha. Or Sri Ganesha. Oh, Ganesh. Yung the elephant god. Goddess. Yan. Pink. Si ano, si... si Brahma, si Hanumanji, yung meron may hawak ng ano, malaking club. Hanuman, the monkey god. Yes, yan si Hanumanji, tapos meron pa yung si Garuda. Garuda. Okay, so sinong sasambahin sa ano? May sasambahin ba o wala? Sa Hinduism. Meron yung supreme being. Si Brahma. Supreme, tsaka sa ano, si Lord Krishna. Magkapantay Magulo. Ba sila? Yeah, Lord Krishna. Kasi may mga main eh. Main yes. gods. Alpha and Omega. Ngoli. Yung ano kasi sa Buddhism kasi para din yung sa ano, para din itong Christianity kasi napakarami ding iba-ibang interpretation, iba-iba ding concept. Kaya niyan si mission ang kanyang ano is si Krishna. Iba naman yung paniniwala kasi meron ang ano kasi diyan sa ang sabi ng anong mga scholars Buddhism is a very complex na masasabi mo na religion kasi hindi mo siya ma-determine sabi nila polytheistic daw pero meron na nagsasabi na monotheistic daw ang ano kasi naniniwala sila doon sa isang Diyos na yung Trimurti nga na sinasabi meron naman naniniwala na ang ano daw ito daw Hinduism ay isa ring pantheist style role. Oh, kasi yung ano yan, yung Brahman, pag nilagay mo na N, 'di ba? Yun naman yung parang god yung universe, lahat, universe. Yung universe. Oh, pantheism Brahman. 'Yun.
O yun na nga. Hindi siya mapinto. Mahirap siya. Ano, yung sinasabi nga kanina ni ano na ang ano kasi, ang concept kasi ng Buddhism, each community ay pwede silang mag-adapt ng kanilang sariling deity or god. Basta depende lang din sa gusto nila, kagaya nun. Yung kagaya ni sinasabi na Krishna, mayroong mga Krishna ang napili nilang Diyos. Meron naman isang klase ng Hinduism na ang kanila namang sinasamba ang main god nila si Vishnu. Meron din Shivites. Shivites. So, Shiva naman si Shiva naman na Diyos yun. Actually, wait lang. Huwag man tayong pumunta sa mga gods. Huwag mo na. Intro muna tayo. Yung Dharma na sinasabi ni Mission refers to the moral and ethical duties and responsibilities that you must fulfill based on your social, familiar, and occupational roles. So, yan muna. Sa mga terms muna tayo, tapos yung basic core values nila. May sasabi na si Toby. Sige, bro. Hello. Tama rin si Brad Lone na marami kasing interpretation yan. Kasi, number one, sa creation story pa lang nila, hindi isa. Ang daming version ng creation story niyan. Meron isa doon na galing sa sound, yung buong creation. Inunan ng mga ni Brahma, parang muna siya nung may ginamit siya instrument and the universe came to be. Meron nagsasabi nang galing sa isang parang universal egg. Parang nag-compress lahat ng mga bagay sa universe tapos parang Big Bang nasa sabog. Ang dami niyan eh. Ang dami ng Brooks kasi ganito eh. 'Di ba sabi mo introduction? Mm-hmm. So parang overview, no. Basic lang. Introduction. Oo. So ito yung pinaka idea kasi niyan. Yung Hinduism kasi ano po kasi yan eh, parang sa dami ng interpretation, ang ginawa nila, pinagsama-sama nila yung mga stories. So, dun sa mga pinagsama-samang stories na yun, at saka mga sabi mong mga paniniwala at doctrine, including philosophy, bahala ka na doon kung ano yung pipiliin mo doon. Kaya tinan mo saan katutak din ng mga deities. Tapos, kasi ano yan eh, di ba, ang pinanggalingan yan, since introduction naman to, is dun sa Indus civilization, in which pinaka-sentro is yun nga, yung isang kabundukan na may patag sa baba. Parang ano, may river dun, di ba? Yes. Dun ang galing kasi. Indus Valley. Valley. Pero, kaya tinawag na Hinduism yan, ang pananaw ng mga foreigners kasi, is ito yung kanilang way of life. Tama rin si Brad Mission. Yun naman talaga supposedly ang Hinduism. Nagkataon lang na itong way of life, parang nag-equal na rin, na itinuring na rin na parang religion din nila. Yes. Ang problem, ang ano nga lang dyan, dahil nga ang India nun, hindi naman siya matibay na geopolitical na bansa. Ano yun eh, iwahiwalay ng mga tribo at mga kingdom. Lahat nung sabi ko nga, mga pinaniniwala nila, pinagsama-sama nila yan. Kaya kanina may binanggit ako sa Zoom before nag-start yung podcast, melting pot eh. Kumbaga, kung lahat tayo, may ingredients, gulay, isda, karne, ilagay natin lahat yung sa lutuan, tapos tingnan natin kung anong lasa, parang ganun siya. Tama. Yun ang Hinduism. Kasi kung magtatanong, ano yung creation story niyan? Naku, ang dami version niya. Bahala ka na. Mm-hmm. Yung sinasabi ni Brad Mission, isang sekta yon ng Hinduism, ano yun, parang normal sa ano yata yun eh. Yung parang Iskon. Mga ganun templo. Iskon. Hindi, yung sinasabi niyang mga ganun may initiation, parang sa Calcutta yata na lugar yon sa India. Mm. So, kasi ganito eh. Kung lahat dadaan sa Swami, diba? Oo, yun. Kung lahat dadaan sa Swami, ano yung tawag natin kina Sadguru ng mga yogis? Sabi ni Sadguru, hindi siya nabaspasa ng Swami. So, therefore, ang pinaka the best definition ng Hinduism is a way of life na naging religion sa mga tao.
Oo. Kasi yun, tulad ni Nar Sadguru, hindi lang sila Sadguru, sila Osho. Mga hindi raw sila nanggaling sa Swami. They conducted themselves na mag-aral nung ano ng ganyan ng mga Vedas. Kaya nagkaroon sila ng sariling interpretation. Alam ko magiging ano to eh, napakalawa kasi ng Hinduism kasi sabi ko melting pot siya. Pero it is the way it is eh. So, sabihin na lang talaga natin na bukod sa religion siya, it is a way of life na na-integrate sa spirituality. Ganun siya, bro. Mm-hmm. So, basic mo tayo na banggit mo Vedas. But Mission, ilan ba ang sacred text ng ano Hinduism? Parang apat yata yung Vedas. Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda. So, ang tawag sa parang Bible nila, mga Vedas. Meron pang Upanishads? Upanishads. Meron pa isa, Bhagavad Gita. Under yata yon sa isang book eh. Mga Puranas. Bhagavad Gita. Ramayana. Yeah. Bhagavad Gita, Rig Veda, Sama Veda. Mahabharata. Anong ina-expect natin dun sa mga ganong text? Meron din siyang mga hymns, rituals, philosophical teachings, ganon. Yes. Nandun lahat yung ano, nandun lahat yung proper ritual, kung paano mag-aalay ng isang prayer, ganyan. Ano yung mga sacred hymns na ginagamit nila sa tuwing magsasagawa sila ng puja or pagsamba. Ayan. Okay. Anong ultimate goal ng Hinduism? Mapunta rin sa langit? May langit ba sila? Ang ultimate goal ng turo ng tinatawag na Hinduism or Sanatana Dharma is ang tao ay makawala sa samsara or ano sa cycle of birth and death. Samsara, which is a Sanskrit term for a cycle of birth and death. Yun. Kailangan makawala ang tao doon. Pag nakawala ka na sa samsara, doon yung tinatawag na back to Godhead. Brahma. Balik ka na sa Brahman. Yes. Balik ka na sa Brahmin. Yun. Kumbaga, ang katumbas sa atin yan, yung baka mapupunta ka na sa paraiso. Paraiso. Okay. Kasi merong kasing ibang tao na napuputol na doon sa tinatawag na samsara. Nagdagaan na sila back to Godhead na. Oh, hindi na sila dadaan dun sa ano, cycle of birth, hindi na sila mag-reincarnate. Kumbaga na purify na nila ang sarili nila dito sa lupa. May naka-achieve na ba nun? Parang si Buddha. Si Buddha enlightened. Parang ganun siya. Hindi na ma-reincarnate. Mga ascended masters. Yung mga gurus na tinatawag. Okay. Sakdal na. Yep. So, may ano din sila. May goal din. So, speaking of reincarnation, ito yung connected sa karma na tinatawag. Yung the law of cause and effect. Na yung previous life mo may kinalaman sa present life mo. Kaya may justice. So, walang injustice na nangyari. Kung may inapi ka noon, ngayon, magsasuffer ka something like paki-explain nga yan Mission, yung karma, law of karma. Ang pag sinabi kasing karma kasi ano kasi ni marama lawak yung katuruan diyan. Merong tinatawag na marami kasing karma. Meron yung karma kunda. Teka, kukunin ko yung ano. May ganun pa. Oh. Hindi, in a nutshell lang, positive actions okay. Will lead to positive yeah, consequences. Sige, yung ano lang, yung maiintindihan lang, sige. Mm-hmm. Let's say meron kang ginawang hindi maganda habang nabubuhay ka. In due time, anihin mo rin yun dito sa buhay na to. Kumbaga babalik uli sa iyo yun. Let's say nagnakaw ka, ganyan. Ikaw naman na nanakawan sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan. Yan. Within the same life. Yes. Oo. Or kung let's say parang ganito. Na namatay ka na for example, namatay ang isang tao na magnanakaw.
Talagang wala siyang ginawa sa buhay niya kundi magnakaw, mag-meet ganyan, ganito, ganire. Doon sa tiyempo na yun, pagka namatay siya, magre-reincarnate ulit siya, di ba? Papasok ulit siya sa isang katawan. Mm-hmm. Doon, it's either ipapanganak siyang putol yung kamay, putol yung paa. Bulag. Okay. Yan, bulag. Yan. Sa pero Biblia, naman, walang ganun. Ginawa yan ng Diyos na bulag. Oo. Pero sa para ano, ipahayag yung... In a Hindu philosophy, in Hindu point of view, kaya merong ipinapanganak na bulag, taong bulag. Ibig sabihin lang nun, meron siyang nagawang hindi maganda sa previous life niya. Mm. For example, Nang boso, ayan. Ginamit niya yung mata niya sa hindi maganda. O let's say, yung kamay niya, ginamit niya sa pagnanakaw. Kaya nung pagka-reincarnate niya, ayun, putol yung kamay. O walang justice, kamay. Justice. Oo. Kumbaga, pagka-reincarnate mo, nabayaran mo na yung ano mo, nabayaran mo na yung ginawa mo nung previous life mo. Yan. Mm. O kasi parang injustice pa, pinanganak ang ano, lumpo. Ito pa, bad trip ito pa, yun. Ito pang example. Mm. Ito pa ang point of views ng ano, ng Vedic knowledge. Pagka ang isang tao is ipinanganak na maganda ganyan, ibig sabihin nun, sa previous life niya, ano siya, mapagbigay siya, generous siya, ganyan. Mapagbigay, matulungin. Kaya nung nag-reincarnate siya, maganda siya ganyan, guwapo siya, maganda itsura. Yun. Kasi, mapagbigay siya. At meron din naman, na pagka ipinanganak na mayaman, ibig sabihin nun, mapagbigay. Ganyan. Sa previous life mo. Meron naman, ipinapanganak na mahirap, dahil yung previous life mo is it's either madamot ka ganyan, ayaw mong magbigay. Yun. Ang galing. Mahirap. Kaya pala mahirap ka ngayon. ayun yung sabi ano, ni Bes, maganda daw mahirap. Walang problema. Oh, totoo naman. Pero hindi siya mahirap. Yung mayaman, madaming bodyguard. Ha? Ay, no. Parang kung itinira mo yung sinasabi ni Mission Christiana about dyan sa kung ano yung mangyayari sa iyo sa reincarnate, pag ma-reincarnate ka. Kaya nga, yung pag ano yung kalagayan mo ngayon, kumbaga, abawa, nasa kalunos-lunos na kalagayan ka ngayon, nakikita ng iba, sabi niya, siguro, grabe itong tao nito sa kanyang past life. Yes. Sa previous life mo, meron kang nagawang hindi maganda. Yung mga pinapanganak na may sakit, ang katwiran ni Bes dyan, ligtas Sumpa. Daw yung mga bata. Ang bawa, namatay, 4 years old. Ligtas yun. Mm-hmm. Oh, so, hindi ganun. Karma pala yun. According to Hinduism. Sa ano? Which makes sense. Buddhism, Hinduism. Mm. Parang ano no, parang magka-contrast talaga no. Kasi kay kung ano naman para sa mga MCGI naman na nakikinig at nanonood. Sa ano kasi sa MCGI ang saang argument yan ni Bes. Kaya hindi daw totoo yung ano karma na yan. Sabi ni Bes, pag once na bautismuhan ka na sa iglesia ng Diyos, erase na lahat ng kasalanan mo. Halimbawa, before ka na, marami kang pinatay na tao, marami kang inagrabyado, pag nabautismuhan ka na at naging kay Kristo ka na, erase na lahat yun. Hindi mo na pananagutan yun. Si Kristo na daw ang bahala doon. In-erase na yung kasalanan mo. Yeah. Pero, Brad Lone, di ba, bago mo tanggapin yung bautismo kailangan magsisi ka at saka mag-ano ka, tanggapin mo yung aral. Uh-huh. Di ba, gawang mabuti rin yun. O di ang resulta nun, na naligtas ka nga dahil napatawad yung kasalanan mo, di karma pa rin. Oo. Di ba? Uh-huh. Ang para maging totoo yung sinasabi ni Beth, wala nang bautismo. Wala nang pagsisisi. Pinatawad ka lang. Oo. Uh-huh.
De, totoo yung sinabi niya na napatawad ka ng sa mga kasalanan na hindi mo pinagsisihan, na ginawa mo lang. O di, yun tama siya doon, na walang karma. Diba? Okay. Yung mga Christians, gumagamit din ng karma yan eh. Pag ambawa may nagawa kang hindi maganda, tapos bigla ka natalisod. Ay, karma yan, Brad. So, it's widely used. Online, sabi nila, bro, holy, online karma. Sabi nung digital na. Oh, digital. Digital karma. Brad Lone. Opo. May naalala din ako doon sa sinabi mo. Di ba, alam ko binabanggit ni Brad Lone na sabi niya. Ano yan? Pagka... alam ko binasa niya ito sa akin. Yung kapag nakaalam ka na ng katotohanan, wala nang natitirang yung pagsisisi ba yun? Kain. Wala nang kain natitira. Wala nang kasalanan. Oo, kasi nakaalam ka na ng katotohanan. Mm-mm. E paano yan? Hindi naman katotohanan yung nalaman natin sa kanya kasi nung halingan na. Oo. May natitira pang hain sa atin. Interpretation. Hiwaga yan ha, Redala. Oo. Naalala ko lang bigla. Actually, pumalok na isip ko. Kasi sabi niya, di ba, Brad Bro, pag nakaalam ka na ng katotohanan, wala nang natitira pang pagsisisi kasi alam mo na yung totoo eh. Kaya lang di naman totoo yung nalaman natin sa kanya. Tama, tama. Galing. So, may natitira pa. Hindi naman totoo eh. Kung totoo yung nalaman natin sa kanya, wala nang natitira sa atin, eh may natitira pa sa atin kasi hindi naman totoo yung nalaman natin. Yan dami, puro kasi nung mali yan. Okay. Pero lahat 'yan pagbabayaran nyo. So dapat may atonement pag may kaaway ka, magbati kayo dahil next life magkikita pa kayo para mag-aton. Si Enoch, sige, Brad Enoch. Unmute. Rocks. Side comment lang ko dun sa ano, tungkol dun sa mga yung ipinanganak na ano, bulag, yung puto lang kamay na karma or may sumanibi ka, pinanganak siyang ganon. Pero sa India, kasi sa India naman laganap yung ano eh, yung Hinduism eh. Tsaka diyan ang anak, diyan pinanganak ang Hinduism. So maybe diyan or Jambako. Don. Sa India, may river, no? Sa may river. Oh, sa India, okay. Napunta lang ng Thailand, ganun, etc. Pinanganak si Buddha eh, sa India. Yeah, sa India. Ikaw, tama. So, as of now, sa India, may 7 ano, nuclear plant, power plant. Ang India, pinatatakbo sa atin, Meralco, electricity, through ano. Sa kanila, nuclear power plant. May 7, tapos may mga under construction pa, I think 4 or 5, or hindi, may mga plants pa. Dami, sagad-sagad na sila sa nuclear power plant. Ngayon, ang epekto nito, dahil populated masyado sila, yung mga pinanganganak na bata, mga mutant, nagkakaroon ng newborn mutation, baby, dahil ano sila, prone sila sa nuclear radiation. So, hindi ko may iaangkop yung reincarnation yung bata. Kaya pinanganak na puto lang kamay, dalawa ulo, bulag, pipi, bingot. Kasi sa panahon ngayon, yung ano, yung India, napaka-delikado to be radiant. Dahil pinatatakbo na napakaraming nuclear power plant. Sa atin nga lang, yung isa sa Bataan, katakot-takot na discussion. Bago maaprobahan, hindi naman naaprobahan. Ako, tutulak ako dyan dahil talagang nakasasama sa ano yan, sa kalusugan ng tao. At pag sumabog yan, malaki ang epekto, lalo yung radius niyan. Kung sinong city ang abuti niya pagka nagkaroon ng leak sa nuklear. So yung ano, ma-pipace out na yan yung sinasabing sasalib ka sa bata, kaya ka naputulo ng kamay. I think mape-pace out na sa panahon natin. Meron ng ano, human intervention pagdating sa mga ipinanganganak na may abnormalities. Yun ganun lang yung comment ko. Yes. Mission. So may invalidate yung ano,
Yung law of karma. Yes, yes. Isang Google mo, bro. India newborn baby mutation. India ano newborn baby mo, mutation. Ano, siya, ano? I think mayroon pa rin papanganak na ano eh. May defects eh. Kahit anong gawin mo eh. Yung mga anak nila ano. Sa biblical aspect, Brooks, biblical aspect, yung ano, yung exact time and exact time doon sa mga Israelite, binigay yung batas na huwag ka sisipin sa malapit mong kamag-anak. Magkakaroon din ng mutation yan. Merong effect yung malapit na genes, DNA related, magkakaroon niya ng ano, ng defect sa bata. So kaya nagbigay ang Diyos ng tama na ang incest. Tama na yan, ha? Magkakaroon na kayo ng problema diyan. So, yun yung ano ng batas, ang function ng batas na tungkol sa incest. Okay. Baka isang factor lang to. Pero, I think, hindi pa rin completely mawala. Yung mga ganyang abnormalities sa mga bata. Anyway, okay, move on tayo. So, yun nga, yung reincarnation. Yung soul natin, yung tinatawag na Atman, Brad Mission. Atman is the ongoing multiple life cycles ng tao until it achieves yun ngang liberation na tinatawag na Moksha. Yun yung realizing na you're one na with Brahma. Kino-compare nila to sa tubig. Si Brahma daw parang ocean. Tapos yung mga souls tayo, droplets of water na babalik tayo dun sa Brahma, sa Diyos. Parang ganoon din sa Bible, di ba? Mm-hmm. Babalik tayo sa Diyos. So, yung essence eh, babalik sa ato. Kaya kayo yung mga Diyos, sabi. Babalik tayo kasi sa Diyos. Toby, may sabihin ka? Yeah. Hindi na pa-recent ako. Napindot ko, sorry. Ah, okay. Ayan. So, Moksha ang tawag. Liberation or release from the cycle of rebirth. Cycle. Actually, parang kung paulit-ulit tong rebirth na to, mahirap din mabuhay eh sa mundo. Sa totoo lang, magtatrabaho ka. Minsan gusto mo rin magpahinga na lang eh, di ba? Diba? Kaya parang yung ano, yung cycle of rebirth, parang ang purpose kasi nun is to graduate, di ba? Parati kang pupunta ka kinder hanggang high school lang, ulit ko ulit. Balik na naman. Sa Buddhism kasi, Brooks, parang in-emphasize yan lalo ni Buddha na sabi niya na yun nga, parang hindi ka nag-improve. Mm-hmm. Parang hindi ka nga nakagraduate kasi kaya kailangan mong lagpasan yan. Dahil yun nga, yung risk kasi na hindi ka mapapabuti. So hangkat maaari, parang lagpasan mo yan. Ano naman siya, nagalaw niya yung konti niyang pagka-Hindu. Pero hindi lahat ng katuroang Hindu inadapt niya. Kasi siya mismo nagsuri eh. Siguro na ano naman natin yun. Tsaka ano, correction lang, hindi po sa India pinanganak si Gautama, sa ano po siya, sa Tibet. Yung Hinduism po kasi bukod sa Tibet ba? Yes, bukod sa nakarating yan sa Iran. Lumagpas yan eh, yung Hinduism nakarating sa Iran, sa Pakistan, kahit sa Southeast Asia nakarating. Nakarating din yan. Kala ko sa Nepal. Tibet po. Pero kasi naglakbay po siya. Nepal lumalabas dito sa search ko. Iba yata yung sinasabi ko sa India. Nepal lumalabas. Gautama Buddha. Hindi, tama. Sa Nepal siya inano. Pero tama, sa Nepal. Pero naglakbay siya yung mga parts ng Tibet. Hindi pa kasi siya yung formal na country. So, pwedeng ituring mo sila as part of ano, Indus Valley, India. Ganyan. Oo. Or Himalayas kasi nag-widespread yan eh.
Oh, iba pa yung mga land borders ng sinoon eh. Oh, tama po. Oo. Tibet. Okay. Grabe bundok diyan. Ah, baka yung nabasa ko, doon lang nag-aral si ano. Nagpunta rin yata si Buddha. Kasi may mga pamphlets nung sa Thailand pumunta ko. May mga pamphlets, parang nabasa ko India eh. Parang doon yata siya nag-aral-aral. Something. Ayun. Pero yung sinasabi ko na ano, yung cycles nga ng tao, pinapanganak ulit. Yun nga, masarap din kasing makagraduate na para hindi ka na magtatrabaho. Tapos na. Andiyan pa ba si Mission? May mga tanong... Mission, diyan ka ba? Yes, andito pa. Okay, so kung makagraduate ka na, na-attain mo na yung, ano, yung, ano ba tawag yan? Moksha. Anong meron sa afterlife? Paano, makakasama mo yung si Brahma? Yeah, makakasama mo na yung pinaka supreme god. Yun yan. Oh, Brahmin. Demigods. Anong gagawin doon? Kakanta rin. Makakakanta rin. Hindi, wala. Walang, wala. Wala. Eternal peace ka na ron. Ibang-iba. No? Ah, okay. Ibang-iba mo na talaga. Ibang-iba yung, ano, no, yung mindset Christian at saka yung Hindu. Ganda nga eh. Somehow kasi connected siya. Naman, ang pinaka-aim lang naman ng Sanatan Dharma is yung tao is makawala dun sa cycle of birth. Birth, kasi kaya, kasi death, kaya lang naman hindi nakakaula yung tao dun sa cycle na yun is hindi pa niya napipurify yung sarili niya dito sa lupa. Okay. Wala kang choice eh, no? May mga movies kasi, yung cartoons na yung nagpa-piano siya, saka yung Inside Out na cartoon. Ayaw na nilang bumalik sa lupa. Pero wala silang choice. Kailangan sila ipanganak ulit. At mag-aton. Yun so, yung, pwede lang wag na. Sabi nila yung, sa mga psychic-psychic na kung nanonood kayo doon, yung tinatawag nila na regression session. Yung regression past session. Past life regression. Yeah, ano ka nung psychic or yung ano, parang isa psychologist ka niya. Parang pahihigain ka tapos meron siyang iaano sa'yo na ikwento mo kung ano nakikita mo. Makikita daw, dati daw siya noon, nakatira daw siya sa Germany. Tapos siya daw isang negosyante. Mga ganun, yung past life na sinasabi. Kasi konti dyan, lang. Dyan kasi nakabase yan sa paniniwala na yan, yung reincarnation, cycle of birth, death, and rebirth. Kaya meron tao na ilang millennia na pabalik-balik lang siya. So, marami siyang past life. Meron, ngayon, lalaki siya sa past life na babae siya. Oh, ganun, mga ganun na story. Yung pinagbabasihan ng mga, nagsasabing sila yung mga psychic ngayon na nagsasagawa ng mga sessions na ganyan, regression. So, sorry, may dumating na tao dito. So yung ano ang proof ng reincarnation? Alam ko yung kay Leininger eh. Ano pangalan? Yung bata. Naalala niya yung si James Leininger. Oh, si James. Yung dati daw siyang sundalo sa World War. Ano pa ang may ano, Brooks? May parang maliit na phenomena na hindi pa rin proven sa panahon ngayon. Ang tawag nila old soul. Parang, ano ba, oh, di ba, bata ka pa lang, 12 years old. Pero parang ang bilis mo mag-mature. Parang, alam mo yun, yung pag-iisip ng 12-year-old na yun, dumaan na siya sa hirap. Sa, parang wise na siya. So, phenomena yun, ang tawag nila doon, old soul. Posibleng, baka lang ha, posibleng ganun din si Christ. Old soul siya. Kaya meron nakasulat sa kanya, di ba? Pumunta siya doon sa, ano? Templo. Oo, 'di ba nagbasa siya ng mga ano tapos nakipag ano rin siya talastasan. So, katangian daw 'yun ng mga old souls. Meron daw tao na ganun pero hindi pa kasi siya talagang proven.
Mahirap. Kung baka kasi ano, kung ang mga skeptic ang tatanungin mo dyan, they will reject it para lang din yung paniniwala sa Christianity, mga ibang religion, mga supernatural claims. Kasi yung ano din, yung tawag nun yung reincarnation, eh, supernatural claim din. Wala kasi ano dyan, hindi kasi nami-measure din yan. Kumbaga ano lang, parang perception lang din sa isang tao. Ngayon, nasa sa'yo na rin dyan kung maniniwala ka dyan. Kung maniniwala ka dyan sa cycle of life, death, and rebirth, eh, maniniwala ka talaga na, uy, parang ano to ah, ganun. Pero kung tatanungin mo yung mga skeptic, mga sinasabi nila na sila yung mga masasabi mong nire-reject nila yung mga anumang mga supernatural claims, ay hindi rin sila naniniwala dyan. Parehas din ang hindi sila naniniwala na mayroong langit, may impyerno. Oh, di ba? Supernatural claims. Mm. Pero amazing, no? Paano niya nalaman yung bata? Yung ganong klaseng eroplano, yun yung pinabagsak daw nung World War II. Hindi naman daw naglalaro ng games or anything. Ba't niya alam? Sige, Riddle, sige. Hello, Brad Brock. Naisip ko lang kasi kung i-apply ko yung reincarnation. Kasi sa akin ngayon, no, i-share ko naman, sabi ko, parang nahirap ng buhay ko ngayon. Bakit masama ba ako nung nakalang past life ko? Bakit pinahirapan ako? Parang yan na nga, hindi ka sure eh. So, posible. Malamang. Sabi ko lang, malamang. Napakasama ako naman yata nung nakaraan. Yun na lang, ang problema, hindi ko naman naalala ngayon. No? It could be worse, Brad. Kaya nga, hindi ko alam naman din. Hindi gano'n siguro masama. Pero, yung alam, bigla lang napasok sa isip ko, sabi ko, kung yung past life ko napakasama ako siguro kasi masyado pinahirapan. Maganda rin eh, it will humble you eh, for some reason. Na? Kaya lang, ang ano lang doon, yun nga lang, hindi ko naman naalala siya, di ba? Yes. So, parang, hindi, paano ba masasabing natuto yung nakaraan ko kung hindi ko naman siya naalala? Yun na nga. Mission, diyan ka pa. Kasi paano man ako naalala ang past life ko. Oh, paano daw yun? Hindi niya maalala. Wala naman ako naalala kasing past life ko. Pero kung just thinking nga, kung halimbawa may past life ako, kung ngayon nahihirapan ako, so ibig sabihin, kaya ako nahihirapan ngayon kasi nung past life ko, baka tarantado ko kung anong kaguhan ng pinagagawa ko noon, di ba? So, kaya lang, ang problema, ngayon, sa present na life ko, wala naman ako naalalang ganun. So, paano ako natuto, eh hindi ko naman, para sa akin, I'm not guilty of that kasi I don't know that. Ganun lang. Ano explanation doon, Mission? Mayroong explanation yan na. Kalimutan ko lang. Ang ano nyo, Bukoli, yung sinasabi nga dyan, yung sinasabi ng mga psychic na malaman mo kung ano mong ginangyari sa'yo sa past life mo, magpa-undergo ka ng regression session. Yung sinasabi nga nila na kung gusto mo malaman, yun ang sinasabi ng mga psychic. Kaya yung sinasabi ko nga, past super life regression, yan. Meron pa ba ngayon yan? Meron yan. Meron pa rin yan. Kumagawa. Meron pa rin mga nagpapakilalang psychic sila, mga tawag noon, medium, ganun. Ano? Proven ba yung ginagawa nilang regression na yan? Sabi nila. Oo. Mayroon maniniwala dyan. Mga ganyan. Ate Bet, sige. Hypnotize ka. Kasi ano, from an agnostic point of view, syempre, ako naman, kasi medyo leaning ako dun sa ano eh, sa atheist side. You only have one chance in life. Mm-hmm. Oo, ito na lang yun. So, hindi ako masyadong nagsusubscribe sa reincarnation or afterlife. Heaven. Na after ng buhay na to, wala na. Which is actually not bad. Hindi yung masamang mamatay. Yung sabihin yung
to not exist. Kasi, biruin mo, ano, milyong-milyong taon, hindi ka naman nag-exist eh. Mm. Diba? Wala kang consciousness. So, hindi ka naman nag-suffer eh, nung wala ka pa eh. Diba? Magiging ganun lang din yun ulit after mong mabuhay. So, it's not really that bad after this life. Ang anuhin mo na lang, get the best out of it. Yun, maganda rin mentality yan. Sabi ni Broly, ni Mark Twain, I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born. Mm. Ay, may tanong ako. Convenient. Yung paglipat ba ng soul, sa tao lang ba yan, yung tinatawag na transmigration? Yung soul that transfer to a new body, pwede ba yan sa insekto, sa daga, o tao lang? Pwede. Pwedeng malipat yan doon sa katawang hayop. Yun lang. Paano yun? Kasi in a Vedic philosophy. Mm. Pero pag sa Christian philosophy, there's no such thing as yung espiritu ng kaluluwa ng tao is lilipat doon sa hayop. Or magre-reincarnate siya doon sa katawang hayop. No. Mm. Kasi maganda kasing isipin yung ang tao kasi gusto niya magkaroon ng concept of justice eh. Kaya naisip niya yung reincarnation, yung karma. Kasi napakaraming injustice sa buhay na to. Kaya magandang isipin na magkaroon ng balance pag may ginawa ka mali dito, in the future, babalik sa'yo, ganyan. Anihin mo siya. No, or may parusa ka, or may gantimpala ka kung nagtiis ka. Pero sa akin, tanggap ko na yung facts of life na hindi lahat ng deserve sana ng tao, deserve natin, yung nakakamit natin, na meron talagang injustices na nangyayari. Kaya nga sabi ko, kung makakamit nyo ang justice dito sa lupang ito habang nabubuhay ka, kunin nyo. Chance eh. Kaya naniniwala ko na sa pagpursu ng justice sa dito pa lang. Kasi you don't get another do-over. Pero nagme-make sense sa akin yan, Tepech, yung reincarnation. Kasi nga, lugi. Halimbawa, bata ka, buong buhay mo pagkabata, lugi may sakit ka. Tapos 4 years old, patay ka na. Tapos ikaw pa maliligtas. Mm-hmm. Hindi mo na-enjoy yung buhay, pero ligtas ka. Yung iba naman, na-enjoy yung buhay, pero impyerno naman. It doesn't make sense. So, kaya nga eh. Para sa maraming tao, it makes sense na magkaroon ng justice eh. Pero ganun talaga facts, para sa akin, facts of life na hindi mo makakamit lahat. Mayroong mga tao na hindi nila nakamit ang justice. Dahil they ran out of time or dahil sa circumstances, iba-iba. Ganun. It's sad, but... Sad, but talaga, true. Sige. Mission, may sabi ka? Wala na. Sige. Inok. Sige. Rox, may side comment uli ako sa reincarnation. Merong imbalance sa reincarnation. Merong imbalance. Yun sa status, hindi tanang ipinanganganak sa namamatay sa araw-araw. Sa isang araw, pinanganganak, nasa 380,000. Tapos sa namamatay naman, 150,000 a day. So, merong ipinanganganak na 50% na walang mag-reincarnate. Solo flight. So, yung tungkol doon sa pupunta sa hayop, there's no chance. Kukulang na nga eh. Daming baby eh. Baka pumunta yung iba sa halaman naman.
Hindi siguro. Mission. Kasi ang daming 150, paano, 150. Paano daw yan? Alaman. Eh, ang nanganganak eh. Na walang pumasok na spirit. Hindi, ano. Na-reborn ka as ano microorganism. O, oh, diba? Kasama ba yon mga microorganisms? Amoeba ka. Amoeba. O, oh, mammals lang ba? Ano, daming source of ano noon, diba? Ganun ba yun? Antipetch. Grabe, amoeba. Gusto namin maliwanagan. Oo, tapos ano, amoeba ka, namatay ka, din, ano, pa next naman, virus ka naman, di ba? Hindi, baka may levels. Hindi ka mauubusan ng ano. Ganun ba yun? So, kung microorganism ka, next life mo, langgam ka na, tapos palaki ng palaki. Hanggang aso ka na, tapos tao ka na kung nag-ascend na yung soul mo, natuto na. Tapos hindi ka na maaalis sa soul ng tao. Kasi yung level. Ganun ba yung mission? Kung pwede mo kaming maliwanagan dito. Ang alin to, Brox? Yung levels ng consciousness. Reincarnation. Like, yun nga, yung microorganism ka, tapos langgam ka na, tapos ano, daga ka na, tapos baka, aso, tapos pag medyo gising na gising ka na as a soul, tao ka na. Tapos hindi ka na alis doon kasi mabukas na yung consciousness mo. Hindi ba ganun? Walang ganun yung microorganism. Wala. Ay, hindi kasali. Kasi ano, sinusundan ko lang yung theory ni ano kasi sabi niya, edi ano, lalabas, kulang, or sobra. Paano dumami yung tao ng maraming population na ganito dati naman ko konti saan galing yung ano yung marami. Mga nadagdag na population. Ang explanation, isang pwedeng explanation doon sa ibang organism. Ganon. Maring yun nga daga ganyan. Atipetch, kilala mo yung tawak. Ha? Atipetch yung tawak. Ano yan? Yung pag nakakita ng ahas, mabait sa kanya, siguro dati siyang ahas. Oo. Eh, yung nakapagpapaamo ng mga kobra. Tawag sa amin. Tingin ko ganun eh. Pag animal ka, doon ka lang muna. Kasi tinignan ko yung mata ng elepante. Parang siyang tao eh. Parang may soul talaga na. Nasubukan mo na bang tumingin sa mata ng gorilla? Oo. Oh. At saka orangutan. Tapos makikilabutan ka. Masikilabutan kasi taong tao. Icon. Oo. Hindi, yan yung trial and error sa paggawa ng tao. Simulation pala na. Program. trial and error. Perfect na ako, sigurado, wala nang buntot. Hindi natin alam eh. Actually, no one knows eh. Pero, kailangan mo rin ang faith dito. Para, supernatural things. Sa supernatural claims require extraordinary evidence. Okay. Toby. Hindi, actually, kasama talaga yung Brox, yung, di ba, sabi incarnation, na possible na maging animal ka. May chart niyan eh. Nakalimutan ko lang kung anong tawag sa chart na yun. Pero tama ka, parang ganun yung logic dun kasi parang mag-umpisa ka sa maliit na creature, the more you get wiser, the more na mapapalapit ka na mag-reincarnate uli as human. So sa Hinduism nga, kailangan, ang pinaka-purpose kasi, kaya ka nagiging human, ang next step mo is to graduate. Kaya ganoon tsaka ano ko lang sa Buddhism kasi ano Brox, since may in-adapt si Gautama na concept ng reincarnation, actually he was skeptic din eh sa mga naano niyang mga Hindu na paniniwala, maraming bagay doon na skeptic siya eh. Ang advice lang kasi ni Buddha o ni Gautama ganito, you do your best. Halimbawa, dyan sa concept ng karma, you do your best kahit daw na sabihin natin hindi totoo yung reincarnation, but at least, nagawa mo yung best mo to live a prosper life.
syempre, to live a prosper life, you have to be enlightened. Parating niya sinisingit yung Brooks. So, hindi talaga porket na na-adapt niya Hinduism, sold na siya doon. He was skeptic din. Skeptic. Oh. Tama yun. Mahirap kasi yung paniwalaan, pero why not, diba? It's all possible eh. Kung isipin mo. Riddle, sige pa. Yeah, bro. Hello? Bro, singit ko lang yung kasi nabanggit kanina yung justice. Ano. Bigla lang kasing pumasok sa isip ko yung ano. Ito naman ano ha, hindi sa Hinduism. Yung faith ko ng justice. Yung view ko ng justice na para sa akin na pinaniniwalaan ko. Mas justice. Halimbawa, yung sa akin kasi yung ginagawa ko, ano, yung mga pagtitiis kong ginagawa dito na sabi na natin na abuso ka, hindi mo pinapatulan kahit na naargabyado ka. So, yung view ko kasi nung justice, no, di ba, nabanggit din naman na in time, kukunin yung isa, iwanan yung isa. Di ba? Tapos, yun lang, na-imagine ko lang na halimbawa lang na ang may iiwan na lang dito yung mga talagang matitigas pa rin yung ulo na sila bibigyan sila ng chance eh. Nakikita ko eh, justice pa rin eh. Halimbawa, tinanggal na yung mga una, yung mga nag-tiis. Tapos ang naiiwan na lang dito yung mga nang argabyado pa. Siyempre may mga level pa rin yan. Yung iba naman dyan na nang argabyado rin, nang api rin. Eh, ang kawawa dyan, yung mas maliit naman din doon. Pero, at least sila naman yung chance na bibigyan ng magtiis ka naman doon sa mas nangaargabyado pa rin. So, parang anin, nakikita ko lang yung point ng justice. Kasi, kung paano ko naranasan, kung paano ko tiniis, mararanasan niya rin. So, halimbawa siya, alisin na rin. So, ang matitira na naman dito, halimbawa lang na, yun, anin, ipaparanas sa bawat isa yung ginawa nung ano pag kung paano pagpapahirap ang ginawa nung isa paparanas din sa iyo. Yun lang yung nakikita ko lang na parang para sa akin na pinakapitan kong justice na inaasahan ko kung bakit ako tinitiis ko yung mga ginagawa sa akin dito parang ganoon kasi alam ko in time kung paano ko naranasan yung hirap madadanasan niyo rin kasi nga gusto rin kayong iligtas kumbaga gusto rin yung justice pero hindi para pahirapan ka, ibig sabihin, para maintindihan mo rin kung paano yung pinapaktapakan ka, kung paano yung hindi ka lumaban talaga kahit na, pwede ka naman lumaban eh, pero hindi ka lumaban kasi sumasampalataya kang mas mabuti kung hindi ka lalaban, mag-iis ka. Yun lang, yung nakikita kong justice na para sa akin, mas fair kaysa yung kanina na iniisip ko lang na plano akong maalalang kasalanan nung nakaraan. Tapos, yun nga, parang not fair. Na wala akong alam doon. Pero para sa akin, mas fair sa lahat ng tao yung nakikita kong justice na pwedeng gawin nung yung sinasampalataya ng Diyos. Parang yun lang. Na-share ko lang kasi parang pumasok kasi sa isip ko bigla. Ayan. Medyo complicated talaga tong ano, Hinduism. Pero more on ano siya eh. Yun nga, way of life. Yung may tinatawag na ahimsa. Yung non-violence, sinuturo din sa Hinduism na non-harming yung tao dapat, hindi ka violente, meron kang compassion, kindness. Di ba ganun din kay sa Buddhism, yung to lessen the suffering, dapat ano ka, kind ka. And avoid harm to all living beings. Bawal bang pumatay ng langgam? Sa ano, mission? Hindi naman. Actually bro, yung binanggit, bro, yung binanggit mo kanina na dapat compassion. Hinduism kasi, hindi sila nagko-consume ng mga karne. Talaga? More on ano lang sila. More on a vegetarian diet. Whoa. Yeah. Talaga? Hare Krishna. Yes, oo, oh, yun. Hindi ka kakain ng... Hare Krishna, polish. Bawal. Bawal lang. Meat, fish, eggs. Yan. Harm ang tawag nila doon?
harm sa isda. Yes. Pag slaughter. Talaga? Nagpa-practice ka nga? Hindi. Hindi. Pero dati, pero ako, I'm into vegan diet. Konti. Mahirap yun eh. Mahirap din unang-una yung meat kasi is good source of protein. Oo, oh, para magka-energy. Kailangan natin ng protina sa katawan. Hmm. Oh. Ang hirap pa lang maging Hindu, no? Hindi naman lahat sumusunod diyan eh, no? Lahat ng hindi naman. Indiano. Saka ano din, Broly, ibang sekta 'yan, iba-ibang sekta. Yung may sekta nang sinasabi ko na vegan diet sila, meron naman hindi. Yung alam ko na vegan talaga yung Hare Krishna na ano, klase. Ano lang talaga sila, gulay-gulay lang, walang karne. Pero ano, Brad, ano pangalan mo? Si Brad Lone Warrior, ayun, meron din namang ibang sekta ng Hinduism na they practice vegetarian. Mm-hmm. Maliban lang doon sa talaga sa Hare Krishna movement or sa Gaudiya Matai, talagang strictly inobserve yung no meat eating. Yan. Bali mga yung tradition, yung mga religious type yung, pero kasi hindi naman lahat kasi religious sa mga Hindus. Hindi sila lahat religious. Yun yung normally na tumatambay sa mga templo. Yeah. Actually, yun. Sa India, ang India is malaking population nila is meat eater. Merong chicken farm doon. Pero isa lang ang hindi nila pwedeng ang binibigyan nila ng respeto, yung baka. Cow. Mm. Anong reason behind that? Ang reason kasi diyan is yung alaga. Yung baka na yan, alaga yan ni Lord Krishna, which is highly respected sa mga Indian. Tsaka ano din, Roli, yung baka. Baka rin. Sasakyan din yan ng isa sa mga gods ng Hindu Trimurti. Yeah. Shiva, Lord Shiva. Tsaka alaga siya ni ano. Lord Shiva. Yung nakasakay siya sa baka. Yeah. Oh, sige. Punta tayo dyan sa mga deities later pagkatas ni Enoch. Pwede Enoch. Sige pa. Side comment ko dun sa ano sa Hinduism. Maganda naman ang ano, ang pagdating sa pamilya, family ties. Mas maano pa to, mas mabigat kaysa sa Pilipino eh, yung sa isang pamilya kasama lolo, tiyo, tiya, mga asawa ng anak, sa isang pamilya, sa isang bahay, magkakasama sila. So maganda yung family ties nila. Unlike sa Western, sa United States, pagdating ng 18, bahala ka sa buhay mo. You do your own thing. Sabi nga. Pero sa India, masyado silang close family ties. Kaya pagdating sa ibang tao, dahil nasa environment sila, paggagalangan, pag-iibigan, so pagdating sa ibang tao, maganda rin yung pakikitungo. Pero natin pagdating sa trabaho, may pagkatao-tao eh, may iba-iba ugali pagdating sa trabaho. Hindi nawawala yung sip-sip kasi nakapagtrabaho ako sa Saudi, sa Middle East. So mostly ang mga foreigner diyan, mga Indian eh, sa dami ng population nila, mas marami sila kaysa mga Pilipino na nagsisipangalat sa buong daigdig. Pinakamaraming India sa lahat ng daigdig. Nagkalat sila. Pero ano na sila? Dati minamaliit yan ng mga Pilipino, yung mga bupol. Pero mas nauna sila yung mga Indiano, mga Indians. Nauna silang pagdating sa technology. Naunahan ng Pilipinas. May mga empleyado ng asa-nasa, mga Indian eh. Dahil tayo, kulelat na tayo, puro ano tayo eh. Puro geologs yung sa gobyerno eh. O, napag-iiwanan tayo sa technology. Puro nursing kasi eh, ang pinupunta ng Pinoy sa ibang bansa eh. joke ni Joko yan.
mga nurses na mga Pinoy. Or nursing ba? Pero yung ano, mga Indiano talagang kalat na kalat. Sa ano nga, sa UAE, United Arab Emirates, second language doon, Hindu. Hindi. Second language, ha? Imaginin mo, dapat ano, Arabic first language. Pero yung second language na, Hindi. Ibig sabihin, napakaraming mga Indian doon. Pinakamaraming Indian sa UAE, sa United Arab Emirates. Second language yung kanilang lingwahe. Imaginin mo. Ilan ba ang members ng ano Hinduism? 1 billion niya. 1 billion ba? Madami. Lampas pa? Oh, pinakamarami sa ano sa India, 93%. Billion. Tapos sa Nepal, billion, no? Sa Nepal, 83% ng population sa kanila, 83% or 80%. Samantalang sa India, most populated country, 93% pa rin. So, napakarami. Okay. Ayan, yun lang. So, punta naman tayo sa mga deities ng Hinduism. So, yung supreme, kumbaga sa Zoroastrianism, yung Ahura Mazda nila, si Brahma. Saan ba si Brahma? Yung pinapakita ko kanina. So, mission, wala talaga siyang itsura, di ba? Kasi nga, Diyos siya. This is just a representation. Tama ba? Yeah. Oh, kasi si Brahma is formless siya. Collection lang. Yung Brahman, iba sa Brahma. Yes. Ang Brahman, ibig sabihin, yun yung sinasabi mo na walang form, yung universe itself. Brahman. O may, dapat may end. Pag Brahma, yan, sinapakita mo si Brahma, yan, yung Brahma, isa sa Hindu Trimurti. Kaya, yun yung... So, may form, yung Almighty. Yung Brahma. Yung Brahman, walang form yun. Yun yung, dun babalik lahat ng life. Yung Brahman. Yung universe. Oo, universe yun itself. Brahman. Yun yung sinasabing pinakadakila sa lahat na wala, lahat ng buhay pauwi doon. Yun yung sinasabi. Yun yung, ito yung pinapakita sa screen, si Brahma. Brahma. Correct. Isa siya sa Hindu Trimurti. Sinasamba ba to, mission? As in, lumuluhod, yes. Niluluhuran? Yes. Ah, talaga? Merong ano, in a horizontal posture pa nga yun. Mm-hmm. Talagang humihiga talaga. Pahiga yung patira pa. Mm-hmm. Pero meron din naman patira pa na parang yung sa Muslim. Mm-mm. Ayun naman yon, it's a simple act of bowing down, meaning giving respect. Yan. Okay. Iba din talaga po uli, no? Parang iba-iba. Ang sarap din pag-aralan ito eh. So siya yung creator naman ng universe, si Brahma. So parang siya yung YH sa Christianity. Iba-iba lang talagang tawag. Si Allah sa Islam. It's all matindihan, Rokoli, apat ang ulo. O, ba't ba apat ang ulo nito, Mission? Yung apat daw yun. May symbolism yan na meron, may symbolism. Four Vedas daw. Four Vedas. So. Four Vedas. Ala ko, ano eh. All-seeing eye. he has meron siyang monitor in every direction. Mm-hmm. No blind spot. At saka kung papansinin ninyo yung mga hawak niya, meron ding sinisimbolo yan. Yung sa kanang kamay niya, merong malam beads, chanting beads. Tapos merong lotus. Isa parang ano yata yun eh. Some sort of musical instrument. Tapos isa merong honey pot. May ibig sabihin yan. May meaning yan. Mga symbolic ano. Lahat. Apat siguro. Apat Vedas. Apat na Vedas. So. Pati siguro to. Yung bulaklak. Yes. Pati yung sitting position niya. Lahat yan may meaning eh. Ang galing. Okay.
Alright. So, ito yung main creator of the universe. Now, meron pang ibang mga deities. Sino yung mga main, bro? Yan, Vishnu. Vishnu. Sino naman si Vishnu? The preserver na siya. Preserver. Tatlo kasi yan eh. Brahma, Vishnu, and Shiva. Brahma, the creator. Ito Vishnu, si Vishnu. The preserver. And the third one is the destroyer, which is Shiva. Matitindi ang mga yan. Mga powerful yan. Oh, tingnan mo naman itsura. Huh? So, sinasamba rin ba ito, Mission? O kay Brahma lang talaga? Yes, meron. Actually, merong ano eh. Merong, kung tawagin, may hymn yan eh. Parang nakabisado ko yun. may hymn na ino-offer dyan. Parang ganito. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna. Yun na yun, sunod-sunod na yun. Boses niya, ano ah. Galing, ano? Nakakaano, nakakakilapot din. Ano tawag sa ganyan? Sa may, sa mga... Nakaka-enlighten naman yan. May tawag ba? Mantra. Mantra. Tindi, no? May mga ganyan eh. Sa mga Buddhist temple, may gumaganyan din eh. Ibig sabihin, pag binabanggit mo yung sacred mantra na yan, meaning, nag-a-ask ka ng permission doon sa mga ano spiritual master na ipapamamagitanan mo. Ipamagitan mo yung mga kahilingan ko doon sa Supreme Lord. Ganyan. Kaya nga binanggit doon sa mantra kanina. Kaya nga binanggit nga kanina, di ba? Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Chaitanya, isa rin yan yun, spiritual master. Tapos Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Sri Gadadhar. Babanggitin yung mga pangalan ng mga gurus. Na, no? Yes. Baga, ano yung ladder yan yung packet. Kasi wala namang kasing nakakadirekta dun sa pinaka-supreme God. Parang sa doktrina din ng kakristyanuhan, di ba? Na walang makakarating kay Mary. Sa pamamagitan ko. Mary. Okay, Jesus din. Oo. Diba? Oh, ano? Diba medyo ano, diba? Medyo ano din, diba? Parallel din, diba? Mm-hmm. Dapat may tagapamagitan. Guru siya eh. Guru siya eh. Si, ano, si Lord Jesus Christ na tinatawag sa Christianity, diba? No one comes to the Father except through me. Baga dadaan kayo sa akin. Walang makakarating kasama. Oh. Pinto. Yep. Okay. Ito ba bang okay ba 'yung na-mention ko kanina? ganda. Oh, sarap mag-meditate. Para na rin umanib tayo sa ano, bro, holy sa Hindu, no. Nang marinig natin ang awitin ng himnaryo. Himnaryo ng sampalatayan tayo. may tanong ako, Mission. Ito bang mga Diyos na to, did they walk on earth? Yes. Talaga? Paano? Sumanib sila sa tao? O ano sila? Apat kamay talaga? Parang ano sila na namuhay din sila kasama ng mga tao. Na mga mortal na tao. Nandun yan sila sa ano, Broccoli, kung yung mga kwento about sa kanila, yung mga Bhagavad Gita, Ramayana. Yes, tama. Nandun doon, para din silang ano, para din siya kung sa Greek mythology, parang Iliad din, Iliad. Oh, yeah. Longest epic. Bhagavad Gita. Ah, so, normal yung itsura nila. Hindi talagang Diyos na parang Anunnaki, malaking tao. Kung ano yung nakikita mo na yun sa picture na yan, yan din yung pinaka ano nila, tsura nila. Ah, talaga?
Yes. Yan din. Pero yung apat na kamay, hindi naman. Ah, dalawa lang. Symbolic lang naman. Symbolic lang naman. Kung ano, Broly, parang ang minsan ang pinakasikat na karakter sa... Yeah, teka, teka. Stop mo, Brox. Stop. Ah. Ito. Itong particular na to. Ito? Kung papansinin ninyo yan, si, ano, si Sri... si Durga. Durga. Yep. Yan. Yang ano na, yung hawak niyang yan, which is, kung hindi ako nagkakamali yan, is sitar. Hanggang ngayon, nag-exist pa rin yung sitar na yan. Yung instrument. Oo. Yung sitar na yan, itinuturing din yan ng mga Indian na sacred kasi ginamit ng Diyos. Pinlady ng gods. Hindi, no? Ay, yung mismong hawak niya na to? Yes. Nasa museum to? Until now, Brox, continuous yung production yan, yung sitar na tinatawag. Ay, nagpo-produce. Kala ko yung original. Pero yung, alam ko yung original niya na preserved. Reliquias. Talaga? Oo. Okay. So may mga powers din to. Meron. Like, nakapagpagaling din. Meron din. Oh. Reliquias, yun yung, di ba, tatlong string. Sitar, baba. Hindi lang siya tatlo. Meron siyang 14 sympathetic string at merong main 7 string at merong isang ano, merong tatlong drone. Maraming string 'yan. Okay. So daming kamay kasi kaya maraming string. So mission itong mga to, so namuhay sila ng normal na tao. Nag reincarnate ba din sila paulit-ulit o hindi sila kasali? Hindi sila nag-reincarnate, kumbaga na gano sila. Nag-back to Godhead sila. Kasi kumbaga yung sarili nila is na purify nila nung nandito sila sa lupa. Graduate agad. Mm-hmm. Nagturo din sila. Ano bang ginawa nila sa lupa? Nagsulat ba? Nangaral? Ano rin, nagturo din sa tao, ganyan. Tapos naghalal din ng mga ano, ng mga tinatawag ng mga gurus, spiritual master. Yung spiritual master, yun yung pagsasanggod niya ng tao. Kasi wala naman kasi makakadirekta agad sa ano, sa Diyos na tinatawag. Pagdating sa ano, Vedic philosophy ha. Dadaan lahat sa guru. Okay. Itong Ganesha, ito yung... Ano bang history nito? Ba't naging ano yung ulo niya? Naputol naging... yung ulo niya. Ni si ano, alam, yung tatay alam niya. Alam mo yata yan eh. Brad Lone, sige ka mag-explain. Ang tatay niya, si the Lord, the Destroyer, na si Lord Shiva. Yung kanyang ano, yung kanyang tatay. Tapos aksidente naputol yung ulo. Pinalitan ng ulo ng elepante. Yun yung ano. Aksidente ba o may nakaaway siya? Hindi, parang ewan ko lang, basta yun ang nangyari, naputol yung ulo tapos pinalitan ng ulo ng elepante. Hindi talaga yan yung original niya na ulo. Oo nga eh, nabasa ko rin. At saka yung Ganesh, yung si Sri Ganesh. Ano yan, ma'am? Magaling na. Ano yan? Stenographer. May mga talents din sila. Yeah, magaling na stenographer yan. Sabihin mo lang agad sa kanya, may susulat niya na agad. Oh. Okay. Yeah, pala yung elephant broly sa kanila talagang ano eh, significant na hayop eh. Kasi ano eh, matalino na hayop. Attributed sa Diyos ni Ganesh. At saka yung Ganesh na yan, yan ay pinaniwalaan ng mga tinatawag na mga devotees ng Hinduism na tinatawag. Dahil yan ay ano, kumbagay pampaswerte. Ano siya? Taga-alis ng adlang. Taga-alis ng mga adlang. Oo, oh, tama. Taga-alis siya ng mga. Parang santo rin, Bukoli. Parang santo. Di ba yung may mga santo na attributed sa ganun na iba-ibang santo. Parang ito si Ganesha, ganun din. Parang siyang naging palagi siyang madali siyang tawagan na klase ng God. Oo. Oo. Okay. May ano, museum kasi.
nasa dulo ng ano ko eh. Mm. Basta taga-alis siya ng harang. Oo. Yung harang na yun, yun yung mga blessing na sana mapupunan. Alam ko, sinonim mo siya sa obstacle. Wisdom. Obstacle remover. Obstacle remover. Oo. Talino okay. Niyan, utak elepante. Amazing to, parang amazing ako sa elephant. Sumakay kasi ako sa elephant. Ang lalaki nila, parang dinosaur. Mm-hmm. Yung, ewan ko nakita niyo yung upload ko na video. Yung mga kotse, ang liliit eh. Ganong kalaki yung elepante doon. Mm-hmm. Amazing. Kaya kabiri, ano yan, ano, sa India kasi Brocoli, ang kaibahan ng Indian elephant sa ibang elepante, yung Indian elephant ang pinakamalaki na klase. Kasi yung elephant na yan, yan yung ginamit noon ng ano mga Indian army sa panahon ni Alexander the Great na pang ano ginamit din yan sa gera. Kaya napakaraming bansa ang nasangkop ginamitan ng elephants of war. Kaya yung ano yung napanood mo yung sa ano Lord of the Rings, di ba? Lord of the Rings. Oh, may diba? Ano. Kaya na doon na ginamit ng mga orc yung elepante, ginaya yun doon sa gera na ginawa ni Alexander the Great noon. Elepante ang ginamit sa gera. Mm. Kaya matitindi ang elepante. Lalaki. Indian elephants. Okay. Galing. Okay. Ano pang kailangan namin malaman about sa mga ano, deities? Only yung ano pala sa god nila. Sa lima tatlo yan. Ha? Si Vishnu, tapos Shiva. Ang pinaka-anuan ko dito itong si Shiva eh. Kasi si Shiva, matindi ang itsura nito kasi tatlo ang mata. Yung the destroyer. May third eye. May third eye. Matutunaw ka raw eh. Pag... Matutunaw ka kasi parang dito ginagaya ng mga anime yung mga power sa anime na may pangatlong mata. Parang dito kinuha sa story na to na to si Vishnu na may pangatlong mata. Pag ma-open yung pangatlong mata, malalabas na yung destruction ng kung sino man yung makatingin doon, matutunaw yung ano, matindi eh. Kasi ang ito kasi si Vishnu, para siyang ano, siya yung tatapos sa mundo kasi ang sinasabi sa ano, merong tinatawag na Yuga, yung fourth yes, parang, Yuga, o yung sa mundo merong mga era sa, yun. Sa bawat era ang tatapos noon ang di-destroy si Vishnu. Siya ay isang destroyer. Kasi meron yung creator, preserver, at destroyer kung magtatapos. At itong si Vishnu, meron siyang dance. Sasayaw siya. Yung parang dance of death niya na itong form na pag sumayaw na siya, ibig sabihin, tapos na yung isang era. Uga. Oo, yun na yung sinasabi. Before we dig into that, yun yung belief in cyclical time. Yung merong cycles. Yuga. Time Yuga is a series of cycles. Chatur Yuga. Ayan. There are four stages. Sige, pagsaltay mo natin si Enoch. Sige po, Brad Enoch. Rocks. Mm. May commercial. Pinakakanta ko ni ano, ni Antikristo daw ako. Sige. Ani, unsatisfied. Sige, go. Loko rin eh. Ano gusto niya, yung Indiana, babae? Sige. Sandali lang ko na. So, kakanta ka. Oy. Quiet. Pandemic, no? Quiet. Ayan na. Kakanta ka, tapos kakanta daw si Antikristo. Oh, sige, pa. Sige. Deal. Kakanta ka ngayon, ha? Antikristo, ha? Okay, yeah. Sige. Pori kiriwan! Uri kangana, aimi uri, tini sinjala, leja. Oh, patay ka kayo. Kala ko, pangkatoliko kakantay mo eh, kortero ng Diyos eh. Naantay. Santo niya na na. Oh, ikaw naman. Kortero ng Diyos na naga. Oh, Indian yun ha, Indian song. Oh, Carlos, your turn. Yeah, ikaw naman. Dito, Nariyo na lang. MCGN. Oh, timing mo na.
Shamina, mina, waka, waka, Mira ka. Si Yuli naisip ko. Naalala. Yung video. Okay. Si Ate Pech, kakanta ka rin? Sige. Kanta na. Ate Pech. Hindi, may tanong. May tanong, ah, tanong. Na ako. Hindi, kanta ka rin. Pero sige, kumanta muna kayo. Mamaya na yung tanong ko. Ayaw kumanta. Si Lone Warrior. Lone Warrior. Wala. Sige, ano tanong mo, Ate Pech? Ano? Diyan ba sa... ano ba pinag-usapan nating religion? Hinduism. Ano, meron ba diyang concept na yung Diyos eh nagagalit tapos maghihigante, or meron ba siyang, may concept ba diyan ng pagiging seloso ng Diyos na gusto niya siya lang ang sasambahin? Ganyan. Or sila bang mga Diyos diyan sa kung saan mang langit sila nakatira, eh, ahay, gano'n, magkakaibigan ba yung mga yan, naglalaban ba yan? Kasi, sa ano, sa paganism, yung mga Diyos nila, na nagseselosan din, nagpapatayan din, nag-aagawan din ng asawa, ganyan, nagkakaanak din, kaasawahan sila, gano'n. Yung sa paganism, sa Greek mythology. Oo, Greek and Roman mythology, pati sa Egyptian. So ano ang mga attributes ng Diyos ng Hinduism? May concept ba sila na ako lang ang sasambahin nyo pag ako lang sinamba nyo, may blessings pag may iba pa kayong sinamba nyo si paring Vishnu, hindi ko kayo, may parusa kayo, ganun. Anong doon? Anong wala. Turo niyo doon? May idea kayo? Ako wala eh. I don't have idea. Sumagot na. Wala daw. Wala. Wala. Kasi parang ang base kasi doon sa Vedic theology na yung mga gods na kinikilala sa Hinduism, binibigyan niya yung tao ng kalayaan. Binibigyan niya ang bawat tao ng kalayaan kung anong gusto niyang gawin. Kung sasamba siya sa ibang mga Diyos, binibigyan niya ng kalayaan. Eh paano kung halimbawa sumamba ka sa ibang Diyos? Ayun nga, may kalayaan pero pagdating ng walang repercussion 'yon. Pero pagdating na let's say dumating na yung time na yung kukunin na yung buhay ganyan. Doon merong may tinatawag na pagbabayaran mo yung ginawa mo. It's either ma-re-reincarnate ka ulit, ganyan. At sa panibagong buhay, yung karma. Doon mo pagbabayaran yun. Lalabas ba parang parusa yung pag-re-reincarnate? Ay, hindi naman. Ang pinaka-main ano kasi ng reincarnation is para yung tao is gawing sakdal sa Hinduism. So, walang hell sa Hinduism. Yung god na destroyer. Anong noon? Yun lang destroyer. Yun lang ang role niya kasi tatlo sila eh. Trimurti sila eh. Meron si the creator Brahma. The preserver is Lord Vishnu. Tapos ang tinatawag na destroyer eh si Shiva, kumbaga cycle yan eh. May iba niya kanya silang role at hindi sila nag-aaway. So not necessarily taga-punish si Destroyer. Oo. Parang meron kasi silang yung sinasabi nga na cycle. Yung si Yuga. Sige, proceed tayo sa cycle. Sige bro. Ano nga yun bro? Yuga. Mga Yuga. May era yan. Kasi naniniwala ang mga Hindus na there are no beginnings nor endings. So, umuulit lang, cyclical. So, may mga ages, yung Satya Yuga, which is Golden Age. Treta Yuga, Silver Age. Ano pala, ma-sensible pa tong mga Diyos na to. Hindi sila masyadong petty, yung na... Hindi. Na,
Oo. Yung sasalutin ka kasi ano na o kaya may mangyayari sa iyo kasi palo na, nagano ka sa Sabat, di ba? Naglakad ka sa Sabat, ganun. Yung mga ganun. So, kumain ka ng chicken. Kumain ka ng Jollibee, yung piano ka. So, hindi sila ganun kapeti. Sila ba? Ano lang sila? Chill lang. Ganun. Pero bumababa sila, di ba, Brad Mission? Pag may kailangan ayusin sa Earth. May ganun ako nabasa eh. Meron. Nakikipag-usap nga sila ano eh, yung sa Bagabadita na ano, yung mga kwento doon. Nakikipag-ano sila. Tapos yung sa ano din, sa Ramayana, yung story doon. Yung si Krishna. Yung ano pala, hindi pala, si Rama pala. Rama, parang Krishna din yun eh. Parang ano din siya, parang kaparehas din siya ni Krishna na ano, ang kanyang ano din siya, demigod, parang may pagka-demigod siya, avatar. Ano siya, parang normal din na ano, mga tao. Pero mas powerful nga lang sila. May power nga lang. So halimbawa, sinamba yung isang deity na, halimbawa si Krishna. Tapos mas maraming sumamba sa kanya. Hindi magseselos yung ibang ano. Parang wala yan. Yung ibang walang ganon. Tagapamagitan lang din sila, di ba? Kay Lord Brahma. Ganun ang ba? Mga tagapamagitan, yung mga gurus, yung spiritual master. Yan. Ah, mali ako. Kasi walang nakakadirekta dun sa pinaka-ano, Supreme God. Dadaan ka sa mga gurus. Yung mga ganun story. Yeah. Okay. So may hierarchy din pala sila ng ano. Diba sa Christian? Pwede po magtanong. May tanong po ako. Kay Brad Mission. Diba sabi mo kanina, meron yung isang, yung Brahma, yung pinakamataas. So halimbawa, ayaw mo nung magpunta doon sa ibang gods, magdidiretso ka doon, pwede din. O kailangan dadaan ka muna sa ibang mga gods. Ah, ganun. Hindi, tama ba? Dadaan ka doon sa mga spiritual master. Dadaan sino ka po muna yun? Sa kanila. Marami yan eh. Mga priest. Sadguru. Sige, magbigay tayo ng isang example. Atheist yun. Si Sadguru. Magbigay tayo ng isang example. Si Prabhupada na tinatawag, si Swami Prabhupada. Yan, siya yung spiritual guru. Tapos meron pang sumunod. Si Gadadhar. Marami, iba yan. Sila Osho. Osho din. Di ba ano din yun? Eh, halimbawa po, ito, ano lang, ewan ko nonsense yung tanong. Pero, wala akong napili. Ayoko sa kanila lahat. Hindi ko sila feel, ganun. Siyempre, pagkatao ko naman to, ako magdi-decide. Pwede rin yata. So, pwede ba? Pwede rin yata yan, sis, unsatisfied. Kasi nga, sa Hindu, there is no strict, wala siyang... Walang strict, rules. Kaya ngayon sinasabi ni Christiana na dahil lang kailangan dadaan ka sa isang guru. Meron ding ibang klase ng Hindu na hindi nila ina-apply yan. Kasi nga, meron pang mga Hindu na they treat their treat Hinduism as just a philosophy. Yeah. Yung kagaya din sa Buddhism. Kaya parang yung Red Lone yung sa yung Shibites. Shibites. Pero hindi sila ganun kahigpit. Oo. Parang ano din, yung ang sabi nga ng mga scholar na nag-aral yan, hindi mo nga talaga ma-pinpoint talaga kung ano ba talagang klaseng religion na masasabi yung yung Hinduism eh. Isabi nila, marami daw ang Diyos. Tapos meron naman nasasabi, monotheistic daw, meron naman nasasabi, pantheist, meron naman nasasabi na it is an atheist. May tanong ulit ako. Theistic religion daw yun. Kasi merong iba, hindi naninitula. May tanong ako. So ang isang way para magalit mo yung isa sa mga deity na yan? Yung wag mong gagawin niya kundi susumpain ka ni Vishnu, ganyan. Pag kumain ka ng karne ng baka,
Ah, yan, oh my God. Yan talagang pwede secret pala. Talaga yan. Ako din, ano, may tanong din kay Mission. Mission, meron bang parusa din dyan? Ano, sa ganyan? Ano ba, may impyerno, parang ganun, may parusa din ba? Meron din, meron. Pero hindi naman yung katulad sa Kristiyano na eternal damnation na tinatawag. Hindi. Doon, ibubulid ka, saglit lang. Tapos doon, ahanguin ka rin agad. And then, papasok ka doon sa cycle ng samsara. Yan, magre-rebirth ka ulit. Baga, process of rebirth, yun ang parating tema niyan eh. Kaya nating is permanent. Tama ba? Ilulubog ka lang sa kumukulong mantika, saglit, tapos hahanguin ka ulit. Mm. Baga, pag yun lang. Walang ano, bayad na. Bayad ano, na. Walang ano, walang, there's no such thing as eternal damnation like in Christianity. Parang yung tawag kanila nila dyan sa impyerno nila, Broly, naraka. 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 Okay. Yung hell sa Hinduism. Parang naraka. Yung parang ano, iba din ang ano nila, style nila. Ang style dyan. Ang style dyan, Bradlo, yung maraka na yun. Halimbawa, di ba? Masyado kang ma-pride, di ba? Parang may certain levels yan eh. Mm-hmm. Yung parang ano na yun, yung lugar na yun, ilulubog ka dun sa, halimbawa, masyado kang ma-pride. O ano yung parang pain? Masyado kang, may ano ka ng vanity? Oo. Parang ilulubog ka dun sa isang lugar na panay dumi. Yung wag kang aalon. Wag kang aalon. Parang ano? Naraka. Naraka. Parang ano din, Brokoli? Para din siyang ano? Para din siya sa Dante's Divine Comedy. Mm. Yung bawat isang kasalanan, merong kaparusahan na torture na specific scene, specific may torture. Department. Dito niya tanako na ano yun eh, parang nangkaroon ng parang pagkopya din doon sa idea na bawat isang scene may kaparusahan na katapat. Kaya ano eh, parang pare-parehas din talaga yung ano. Yes, din oh, no, pagka dinisrespect ko yung baka, kinain ko, ano, ang kaparusahan ko no, next life ko, ako na yung baka, ganon. Baka. Yes, pwede, possible. Kainin ko rin. maliban na lang kung mapupunta ka sa owner na religious na inaalagaan yung baka. Well, pero ano, mas maganda kung ano no, compare sa Christianity. Kung yung parusa ay ganun lang, hindi mo to no, eternal. Mas maganda diyan. Diba? Sa Christianity mas matindi, 'di ba? May tinatawag nga na ano yung kasalanan ng mortal. Which is pagka nagawa mo is talagang ibubulid ka sa dagat-dagatang apoy ng ano, araw at gabi. 'Di ba? Kumain ka ng Jollibee. So, sa Hinduism, isa lang ang mortal na kasalanan. Yeah. Ng baka. Kabibili ko pa pero naman ng ground naman, beef. Hindi naman ganun ka-severe yung punishment na yung parang ibubulid ka habang buhay dun sa ano. Wala namang ganun doktrina sa ano. Pero, sa Hinduism na. Tradition, ano kasi yan eh, yung ganung paniniwala, depende rin sa isang sekta yan ng Hinduism. Yeah. Kailangan natin depends. Matandaan na, sasabi ko nga kanina, nung umpisa pa lang, halo-halo kasing ano yan, paniniwala ba? Halimbawa doon sa India, yung mga provinces na, yung kanilang mga paniniwala, pinagsama-sama na lang nila yan. Pero, dumating na rin yung time na nagkaiba-iba na rin na sekta. So, depende kung saan sekta ka na bibilaw. Kasi may mga New Age eh. May mga New Age Hindu eh. Pero, isa lang sure dyan na walang, sa lahat ng ano, wala silang paniniwala na eternal damnation. Wala. Oo, wala. Wala talaga. Baga patitikimin ka lang ng ano. Kung baga broccoli, babanlian ka lang. Tapos ibabalik ka ulit. Hanguin ka. Ito is ano, cycle of birth din. Yung sa ma-purify mo yung sarili mo. Kung baga sa lahat na sekta provision, ano talaga, ang pinaka-common lang talaga dyan na paniniwala is yung cycle of rebirth talaga. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Kung baga, bahala na kayo kung anumang paniniwala nyo, so kung anumang iparusa sa inyo, may parusa man o wala, pero yung talagang pinaka ano ng Hinduism is kailangan mong kumano sa cycle of rebirth. Kailangan makawala ka doon. Oo, yun. Kasi at least naniniwala ka doon. Yun ang talagang essence ng Hinduism. May similarity, no? Yung, sorry, yung mga
bawal na pagkain. Sa Christianity, bawal dugo. Inigti. Sa Islam, bawal baboy. Dito, bawal naman baka. Similarity sila. ang cute lang. Tradition, pansinin mo ah. Di ba yung tatlong ano niyan, supreme leaders dun sa mga deities? Sila Brahma, si Krishna, tsaka si Vishnu. Vishnu. Shiva. Oo. Siya, tsaka sina, si ano pala, si Shiva. May trinity yan eh. Trimurti. Sa kanina nag-upis yung trinity. Oo. Na kinopiraman ng mga Gnostics eh. Diba, yung konsepto ng trinity galing sa kanila. Parang ganun. Oo. Tama-tama. Galing. Nagliliwanag to ah. Sige, may sasabihin niya si Enoch. Sige, bro. Hindu Trinity. Oh, bro. Apo. Hello. Yes. Oh. Di ba yung ano, yung sa Hinduism, yung baka, eh, holy sa kanila, holy. Tapos, na-research ko na yung, kasi nga, may mga kasamahan akong mga Indiano before, na narinig ko na ginagawang ano yung ebak ng baka cow dung yung cow dung 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 yeah tae ano ina ipinupunas sa pader lahat sa pader tapos sa flooring kamay mo pa pupunasan mo to purify your house para kasi may ano siya antibacterial meron siyang lactobacillus bacillus streptococcus mga ganun hindi mabaho mabaho ba? Hindi, ano siya eh, antibacterial nga eh. Hindi naman mabaho yung ebak ng baka kasi nagalaga ako ng baka before eh. Nakalatkad nga yung pa ako. Nahila ng lubid. Talaga? Uhaw na uhaw yung karma, baka yung nalagaan ko. Karma nga ako. Buti nakali buti nakali na, buti nakalibays, nakalibays ako. Nakalibays ako, natali yung pa ako. Tapos nakalatkad ako, iyak ako ng iyak, bata pa ako noon eh. Eh, uhaw na uhaw na yung baka. Alam niya na yung inuman niya sa may poso. So, pinabayaan ko. Tapos yung pala, nakapulupot na yung lubid sa paa ko. Buti, nakalibays. Matigas yung maong. Nakarma ka daw agad. Oo nga. Yun yung experience ko talaga sa baka. Kaya ayoko nang mag-alaga ng baka eh. Okay. Pero yun nga, yung ebak ng baka, yung kaudang, talagang hinahawakan niya. Tapos papahid sa pader. Tapos yeah, sa flooring. Totoo yan, di ba? Yeah, totoo yan. Yeah. Oh, may festival kayo yan. May festival yung mga Indian na yan eh. Oh. Okay. Mm-hmm. Okay. At saka yung cow dung na yan, talagang malaki ang spiritual significance niya, lalo na pagka magtatayo ng templo. Talagang dinudumihan nila, no? Oo. Yung pinaka-cow dung talagang iipunin niya sa isang bucket. Yung isang bucket na puno ng cow dung na yun is ipapahid dun sa may floor na kung saan yung pagtatayuan ng templo or yung bagong tayong templo para ma-purify yung pinaka-ground. I see. Yeah. Ay, yung ano, yung papatungan ng mga pagkain. Yung ay, hindi. Iba naman yun. Matigas na yung cow dung, ha? Para semento na. Pero doon sila kakain. I heard, kasi may kasamahan niya akong Indiano eh. Nagkukwento siya, sabi ko, totoo ba, ano, talagang ano eh, yung kultura nila eh, na-amaze ako eh. Oo. Okay. Ayaw ko kung totoo yun, hindi ko na ano yun. Ganon, yung may, talaga siya. Mayaman kasi ang culture ng India. Oo. Mayaman. Mm. Okay. Malaki yung ano yan, alam niyo yung cow dung, sobrang laki ng significance yan. Kasi, dyan tumutubo yung ano, psilocybin. Psilocybin mushrooms. So. Yeah, sa cow dung. Kaya sacred yan sa maraming mga shamanic tsaka mga spiritual na mga groups. Maraming ano, maraming mga pragmatic na ano na makukuha sa Hindu. Mas lalo na yung blue lotus. Yun din mapapansin nyo even sa mga sa Egyptian culture nung marami ring portrayals ng blue lotus dun eh. Maganda yung blue lotus. Na-experience nyo na ba ang magkaroon ng lucid dream? Siguro kung madalas kayo nagkakape or addicted na kayo sa coffee, hindi nyo na na-experience yun. Yung
sobrang vivid nung panaginip mo na alam mong nananaginip ka pero napaka-vivid na nakokontrol mo na even yung decisions mo. Kung hindi nyo, kung once nagkaroon kayo ng ganun tapos hindi nyo na na-experience, maybe because na sobrahan na kayo sa coffee, hindi naman talaga dapat kasi araw-araw iniinom ang coffee. Ceremonial ano rin dati ang coffee. Kaya na pag inaraw-araw mo, nawawalan ka na ng ano, ng capability para magkaroon ng REM or lucid dream. Ngayon, kung gusto mong ibalik yun, mag-try ka ng Blue Lotus Tea. Anong? Marami ng salasada. Ah, tea. Okay. Ay, hindi ito, hindi smoke. Ano, Hindi. Ibabad. Kuha ka salasada, Blue Lotus yun. Full leaf yun. Bababad mo sa... sa pwedeng mainit, pwedeng malamig, pero ang ano ko, ang magandang mixture nun, gawa ka ng mga siguro 2 cups per flower, tapos raw na honey, and then ibabad mo siguro for 2 days sa ref, tapos saka mo inumin, mare-restore yung capability mo na mag-lucid dream. Kasi importante yun eh. Hindi magandang inaaraw-araw yung coffee. So kung gusto mong sa coffee, pero mag-detox ka muna sa coffee before doing that. So mare-restore yung capability mo mag-lucid dream. Siya? Talagang flower siya. Hindi siya yung ready-made na nasa tea bag. No. Okay. Mas maganda kung kukunin mo talaga para sigurado. Baka mamaya kasi blue PT lang yung yung full leaf yung bilin mo. So magre-restore yung capability mo na mag-lucid dream, which is sino ba important may gusto sa atin. Lucid dream. Okay din ba yan? Parang nakakatakot kasi sa panaginip kahit ano pwede mangyari. Makakita ka ng dragon doon. Ah. Brooks, yung palang yung Iglesia Katolika Kaudang. Iglesia Katolika Kaudang. What do you mean? Maraming small pot nakabuti eh. Mga sekta. Joke. Okay. May tanong yata si Sis Unsatisfied. Sige po, Sis. Unsatisfied. No? Hello po. Nag-message si Brad Nobody puro daw po pinag-uusapan kumakain siya. Pero yung tanong ko, kay Brad Mission. Brad Mission, di ba may marami silang sinusuot? Kasi medyo exposed din ako sa kanila. Nakita ko sila yung mga Indiano, marami yung kasama. Meron sinusuot ng mga sinulid or naglalagay sila ng mga pula sa muka. Yun po ba ay indication din kung sino yung sinasamba nila? Or yes. Iba yun? Ah, okay. Yes. Pagka merong may tinatawag na, ang tawag kasi doon, tilak. Pagka isang guhit, paitaas, usually kulay dilaw, tapos nakatuldok ng halaman dito sa may ilong. Ang tawag doon is mga Gaudians or Krishna. Ibig sabihin, sinulid po. Kasi nagkusot sila ng parang sinulid sa kamay yung mga lalaki. Ano po ba ibig sabihin nun? Ah, yung sa sinulid naman, ang tawag naman dun is yung haban rope. Ibig sabihin naman nun, protection. Ang sinulid na yes, yan, dalawang ano yan eh. It's either combination ng dilaw tsaka pula. Ang kadalasan nagsusuot niyan, sa lalaki nga. Sa lalaki. Minsan sa babae meron din. Nagganyan ako ng permission. Sa yung monk, di ba parang nagpa-bless ako sa monk. Tinalian niya ako ng sinulid sa kadalasan, kamay. Yes, kadalasan po talaga naglalagay ng string na yan. Gaya po ng tanong nung isa nating kasama rito. Is yung mga religious leader ang naglalagay niyan. Ibig sabihin niyan, protection mo sa sarili yan. Na yan, pagka napansin mo is natanggal dun sa wrist mo, ibig sabihin, yung aksidente na sanay sa'yo darating, doon na punta sa tali. Na-protectahan yun. Anting-anting din. Okay. Yes. Parang amulet din. Na-experience ko kasi yan eh. Sabi ko kasi nakasama ko, tanggalin mo yan no, may dumi ka. Sabi ko. Merong iba doon. Dumi yung sinulid eh.
Di, merong iba doon talagang hindi pa natatanggal sa kanila. Ibig sabihin talagang, well, ano sila, well protected talaga sila. Meron iba, kalalagay lang, ilang araw lang tanggal na. Ibig sabihin nun, naprotektahan siya. Ibig sabihin, meron palang agarang aksidente na sana'y darating sa buhay niya, doon napunta sa tali. Mm-hmm. Oh, paano po yung bagong engage? Kasi parang may nakita rin akong bagong engage naman. Na may ganun. Or baka natapat lang ganun. Parang ganun lang, natapat lang. Parang cultural pero lang. Pero ayun ang talagang pinaka-main nung gamit nung string na yun. Actually, sagrado yung string na yun. Na nakalimutan ko lang kung anong tawag. Pero merong nabibili dito niyan sa Pilipinas. Okay. Kasi yung sa akin, tinanggal ko agad eh, the day after. Nung naligo ako. So, hindi, huwag mo tatanggalin. Protection yun eh. Natanggal ko. hayaan mo siyang mapatid sa awis. Sa sarili niya. Tinanggal ko eh. Ano ka din, broccoli, no? Parang yun sa kanila, sa mga India, yung sinasabi nila, mga kung titingnan mo mga superstition. Ano, di ba superstition? Mm. Pero tingnan mo naman dito rin sa Pilipinas, napakarami ding mga superstition dito. At yan din yung Chris na yung tinatanong ng isa nating kasama. Ang pangalan nun, sis, ano ba yun? Satisfied. Oo. Ayan, protection din yan against the evil eye. Ay, evil eye. Yes. Ano yan? Paano yan? Anong evil eye? Parang curse yan eh. Evil eye, mainggit din yan. Curse, parang curse. Sa lokal, gano'n. Ingit sa lokal. Yeah. Pwede. Ay, di ba, okay. Probably, yung speaking of lokal, di ba, nung pumunta ka sa Thailand, nagpaano ka doon, yung nagpawisik ka doon sa monk, doon, monk yun sa, eh. Monk. Naku, kung halimbawa, member ka pa sa MCGI at active ka, at okay, nakita yun doon sa FB mo, makikita, i-screenshot yun doon sa lokal, ipag-chichismisan ka. Nako, si Brad Broccoli, nagpabautismo na yan sa mga Buddhist doon. Bautismo. Suspended. Nagpa-picture nga lang si Mission eh, sa imam. Tinanggal sa JC. Oo, tinanggal ako. Miss. Ang sama ng love niya. Oo, sumamahid love ko. Ako. Hindi kaya, mahala na sila. Wala na akong... Mas rich ang ano, ang turo sa iba. Ngayong ano, kasi umikot ako eh, ito, yung picture. Yung may, dito sa Erawan Museum, puro ano to, puro elepante yung naka-display dyan. Tapos may mga ganito, yung four pillars ng religion. Ito, avatars of Vishnu, ang dami nito eh. Tapos, ayan o, pumunta ako sa temple nila. Tapos, ito, merong pillar ang Christian. So, sa kanila, hindi sarado ang ibang religion. Nire-respect nila. Ayan, no? Christian pillar. Love brings salvation to all, of all mankind. Pero dyan, Brox, sa pinuntahan mong lugar na yun, meron di bang Hindu temple kang nabisita? Or... Ito nga eh, para siyang combination eh, ng Hinduism tsaka Buddhism. Accepted sa kanila. Ito nga, dinidisplay nila to. Pinicturean ko to doon eh. Okay. May explanation. Tapos meron kang headset na isusuot. Meron siyang audio. Papakinggan mo yung history. Wala lang akong time eh, dahil napakahaba ng mga audio. Ito yung isang pillar, Mahayana pillar. Compassion and loving kindness creates peace. They're all promoting ano, mga peace. Ganito. Peace. Oh. Uh-huh. Kahit anong sa China yata ito, saan ba itong Mahayana sa China yun. China, no? Theravada ang sa ano, sa dyan sa Thailand. Ayun, meron ding Theravada dito. Ah, ito. Brahma. Hindu. Hindu yan, Brahma. Ito, Theravada pillar. Ayan, no? Freedom from samsara is gained from wisdom and perseverance. Diba? Mm-mm. Mahirap lang pag-aralan eh kasi sobrang dami ng information. Parang nasanay kasi tayo na Christianity yung
ano yung focus natin kasi dito tayo sa Pilipinas pinangan. So familiar tayo sa mga sistema, mga pangalan na ginagamit sa Kristiyano kagaya ng Kristo, mga santo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun ang nakagisna natin pero diyan pagpunta mo diyan sa lugar na yan, talagang alien sa iyo pagdating sa iyo kung ano yung mga terms diyan kasi wala, hindi ka nga diyan pinanganak eh. Yun ang yan naman yung paniniwala nila na yan. Eh mas matagal pa yan kaysa sa dito sa Pilipinas eh kasi ang Pilipinas na Christianized lang nung panahon ni Magellan. Samantalang yan sa kanila since ancient times pa. Ganyan. Yun na yung ano dito. Thousands of years na yung. Sino ano, tong Diyos na to? Kulay green. At dami kasing Diyos eh. So may green sa pa. Oh, even sa ano Buddhism na country. They all respect yung lahat ng religions. So, ewan ko sa iba kasi demonize yung ibang religion sa atin. Oo, sa MCGI. Sabihin pala dyan, Brox, wala yung mentality na exclusivism. Kami wala. Yung tama. Wala. Maganda. Tsaka more on ano sila, holy. Parang they treat na religion parang some sort of a culture lang. Culture. Parang mas heavy ang emphasis doon sa culture kaysa doon sa talagang seryoso na ito lang ang tama. Kami ang this is the only way. Di ba? Parang yan. Kasi kagaya na. Sa Thailand, parang nag-focus sila dyan for tourism, culture, arts. Di ba? Ang ganda yung tingin mo. Anong, sige, Tommy. Anong, kung sakali man, may nakikita ka ba similarities kay Christ, kay Krishna? I'm sorry? Medyo yung chapel. May nakikita ka bang similarities kay Christ at Krishna? Kristo at Krishna. Yung pagkamatay. That's it. Yun lang ang ano nila. Yung pagkamatay. Si Krishna kamatay sa pana sa paa. Pinana sa paa. Pinana. Kamatay yung Kristo namatay sa pagpako sa paa. Clarity. At ganun din sa pagkakap sa ano sa pagkakapanganak. Ang Kristo na kinikilala ng kakristyanuhan ipinanganak sa sabsaban. Ganun din. Si Krishna. Ganun din. Ma'am. Aralin nyo. Nabubuo yung puzzle ah. Tsaka diba si, diba yung santo ninyo, kinuha kay Krishna yon Mission Christian. Santo ninyo. Ang santo ninyo po, dito lang na, ano yan, dito lang na formulate yan sa Pilipinas. Wala naman sa Roma yan eh. Okay. Ang pinagkuhanan niyan, Baby Krishna na tinatawag. Yung ano rin, yung conception nila, both miraculously conceived, di ba? So, yes. Pati yung holy water, doon din galing sa Vedic. Di ba, winisikan si Brock. Pudis pala yun. Halo siya eh, parang magkasundo yung Buddhism eh, saka Hinduism. Ang galing nga eh. Ma-accept mo na lang eh. Ma-appreciate mo yung culture at religion nila. Okay. Kasi ano lang naman yan, Puri. In reality naman talaga. Hindi naman sana dapat big deal yan eh. Dito lang naman sa atin sa MCGI talaga napaka-big deal yung pakikipag-ugnayan sa ibang religion eh. Kagaya ng ginawa mo. Napumunta ka dyan, lumuhod ka. Kasi sa tingin ng MCGI dyan, it is an abomination na yan eh. Kasi... Jealous God eh. Oo, yun na. May nangyayari dyan. Pero maganda yun. May experience mo yun. Nakipag-ano ka lang naman sa doon. Parang inexperience mo lang kung ano yung culture nila. Wala ka namang sinamba doon. Namasyal pala. Wala. Nila, big pinasama pa nga ako eh. In-screenshot. Alam mo, Brad Lone, kung alam mo, Brad Lone, kung sakaling active na member to si Broccoli, takot-takot na. Takot na basong matatanggap mo. Ano yan ha, mga Diyos-Diyosan sa kanila. Eh, ngayon pa nga lang. Kasalanan sa spirito yan. Yung beer nga lang eh, sa Wilfredo's na picturean ko, ini-screenshot yun at
pinapasama ako. Yan na ba? Yan ba ang papakinggan mo umiinom ng beer? Eh, tuwing kailan ka lang ba umiinom ng beer occasionally? Ano ba yan? Diba? Si, Enoch, sige bro. Ano ko lang yung ano, yung kultura sa ano sa India, bagamat sila yung mga mostly Hinduism, nasa Hinduism ano, faith. Yung mga LGBT community struggling yan before eh, struggling. Pakilakasan bro, medyo mahina ka. Mahina, mahina. Ah, eto, okay yeah. Na. Apa. Ayan, yung mostly 99.93% nga mga tao sa India eh Hinduism, pero yung mga LGBT community struggling sila diyan eh sa India. Kasi may mga batas sila noon na bawal. Kapag nakipagtali ka sa kapwa lalaki, kapwa babae, babae sa babae, eh kulong habang buhay ang aabutin mo diyan. Oh, and ganyan yung panahon nila. Kaya ngayon na nasa Supreme Court yata sa pinakamataas na hukuman yung kalayaan ng mga LGBTQ about sex, same-sex marriage. Struggling din sila kahit na may believe silang Hinduismo, pero talaga pagdating sa LGBT, LGBT talagang parang hirap na hirap i-company yung ano yung kanilang ano nature. Oo, yung karapatan nila para talagang tinatawag pa nga sila mga sodomites eh. Mm-hmm. Oo, tawag sila kahit sa ano sa ibang lugar ganun. Yun lang, hirap silang okay. I-accept talaga pagdating sa LGBTQ. Pero sa pwera lang sa ano, sa ibang sect ng mga Hindu, yung trans may holy sa kanila. Okay. Yung ano ah, yung nagdadamit babae na lalaki. Sa ibang sect ng Hindu, yun lang, isingit ko lang. Pero hindi lahat. Pero siguro yung mukhang siguro yung mukha. Hindi general. Ang dami rin kasi eh, sobrang daming religion diyan eh. Generalize lang ng European yung name na Hinduism. Hindi naman talaga nila tinatawag sarili nila Hinduism na Hindu. Ah, sige. Term lang ng mga puti 'yon. Oo. Okay. All right. So balik tayo dun sa ano, sa age ano yan? Four ages. So, yuga. So golden, silver, bronze age. Tapos ngayon daw, we are at the Kali Yuga. Age, which is iron age. Ano ba mangyari dito, Red Mission? Kasi this is the final and current age daw. Kali Yuga. Ito yung age of quarrel. So, away pala. Paano yan? Oh, away. Age of quarrel. Yan na nga. Diyan papasok yung meron mga gera, ganyan. Armageddon. Mateo 6 yung maglaban yung mga bansa. Pero ang Hinduism kasi, they don't believe na ang mundo is magwawakas. No. Paikot-ikot. Cycle. Di sila naniniwala na end of the world, unlike sa Christianity na merong tinatawag na kawakasan. Mm. In Hinduism, no. There's no such thing as end of the world. Tsaka ano bro, huli, I-set ko dyan sa Kali, ano, sa Yuga na yan, Yugas, four Yugas na yan. Alam mo yung isang claim din ng mga sinasabing mga Hindu na parang apologist din of some sort na accurate daw talaga yung Hinduism kasi ang estimate nila na edad ng mundo base diyan sa kanilang Kali sa mga yugas na yan is 4.3 million years. So parang ganun ang ano yun nila lang yata yung Kali age oh. Parang malabas parang accurate parang malapit sa accuracy yung million na ang edad ng mundo whereas kung ikukumpara mo dun sa young earth creationist na naniniwala na 7,000 to 10,000 years old lang ang mundo.
Kung ikukumpara mo doon, mas mm-hmm. accurate yung sa Hinduism kaysa doon sa young earth creationism na sinasabi. Given na matagal na yung mga kasulatan sa Hindu. Mm-hmm. Sige, Tommy. Ano, Braglon? Kasi ano yan eh, sa Hindu, naniniwala sila yung mga celestial bodies tulad ng earth, ng moon. Kahit yung universe natin, may sariling consciousness kasi yan. So therefore, na-apply din sa kanila yung life cycle. So yun yung sabi mo, 4.32 million years. Kung ito yung final stage, parang magre-reset uli sa una. Mm-hmm. Magkano siya, magre-reset uli yung universe. Kasi ang daming ano dyan, paniniwala dyan. Kung paano sisirain ka rin. Lord Shiva? Shiva ba? Shiva, oo. Oh. Kasi yung destroyer, di ba? Oh, destroyer. So, pag sumayaw na siya. Oo. Matindi, ano? Kapag nasira yan, ano lang, gagawin ulit ni Brahma. Oh. So, reset lang ng reset. Oo. Oh. Mm. Para kasing ganito yan eh, di ba? Meron sila yan yung Kali Yuga, tama ba? Oh, Kali Yuga yung pinaka, ano ngayon, yung ngayong so, era. Kali katulad Yuga. Yan nung measurement ng mga Sumerians dun sa horoscope. Kasi ang tao, ibang ang turing nila sa horoscope eh. Mm-mm. Sa mga Sumerians, namely yung mga Anunnaki, parang minimeasure nila doon kaninong age mapupunta yung ganitong era. Para siyang ganun. Kung panahon nila na nung pumunta sa Earth, parang Age of Ram yata yun. So, ganun din sa Kali Yuga, may kanya-kanya silang era. Yun nga lang ang paniniwala nila. Magre-reset ulit yung mundo. Parang magiging cosmic egg daw. Ganun. Egg. Tapos, pag sumabog yun, parang Big Bang. Ang nakakatawa pa dyan sa story sa ano story about yung Trimurti Roli, si, di ba si Brahma siya yung taga-create. Pagkatapos niyang i-create, wala na siyang gagawin. Ang pinaka magtatrabaho dyan yung preserver na si Vishnu. Siya yung, kaya na meron siyang Krishna, meron siyang ano, kumbaga marami siyang ipipreserve niya kasi yan eh, napakatagal na panahon yan. Tapos doon na i-entra, magtatrabaho in the end, si Lord Shiva naman. At ang gagawin lang niya, magsasayaw siya. Pero sabi nga nung kwento, samantalang wala pa daw yung wakas. Ang ito daw si Lord Shiva, the destroyer. Wala lang Rokoli, namama siya lang. Sumasakay siya sa kanyang baka. Oh, yun. Kaya bawal kainin baka kasi sagrado yan sa kanila dahil yan ngayon sasakyan ni Lord Shiva. Malay mo, baka yung kinatay mong baka, yun pala yung sasakyan ni Shiva, lagot ka. Dahil, patindi, oh. Yung namamasyalan daw yan si Shiva, oh. Hindi mo alam na, kung samantalang hindi pa nagwawakas, nandyan lang siya. Sakay-sakay lang ng baka, chill-chill lang. Okay. So, cyclical nga. Walang mesayang darating, tutubusin tayo. Walang ganun dito, diba? Tama ba? Kaya naimbento yung Zoroaster eh. Ayaw nila manlayan. Sa ano rin yan, di ba? Iran. Iran din. Ayaw nila nung ayaw sila ng monotheistic religion. Oo. Nauna to sa lahat. Ano ba mas nauna sa Hinduism? Meron pa ba? Baka meron pa. Meron pa, hindi lang na-record. Wala lang record. Pero ang as per history, talagang yan yung oldest. Nung may history. Sa history. Mainstream history. Pero baka meron pa yan noon na hindi lang natin alam. Kasi awesome. Meron... Yung religion ng ano, Göbekli Tepe. Kasi wala pa yun. Kasi record eh. Oh, yung mga monuments lang ang natira eh. Hindi na na-record yung kung ano ang nandun. Okay. Siguro ang pinakamatandang possible. Pero walang record eh. Pero, wala silang... Wala pa. Ang gagaling eh, no? Yung mga tao. Yung given the fact na ang tagal-tagal na nito, ang galing nilang gumawa ng stories, no? Oo. Very complex. Ano nila Brokoli, yung mga Bhagavad Gita nila eh. Amazed yun eh, kasi mas mahaba pa daw yun sa Bible eh. Ano daw yun, Badlon? 5 beses mas madami, mas makapal kaysa sa Bible. Matindi. Amazing. Tula lang yun, tula. Tula. Oo. Meron pa. Meron pa yung Srimad Bhagavatam yung tinatawag. Bhagavad Gita.
Mahabharata. Mahabharata pala yun. Mahabharata. Mahaba yung mahaba. Sa Ramayana. Srimad Bhagavatam. Yan. Ano naman yan yung... Eight volumes naman yung... Parang ganun din. Grabe, no? Nandun naman yung mga explanation. Explanation ng ano, paano nabuhay yung isang tao, ganyan. Lahat nandun eh. Parang may isip mo, Rukoli, ano, anong akala mo dito sa era natin, tayo na yung mga napakatatalino, napakawawa. Mm. At titan mo yung mga tao na yan, nabuhay the thousands of years before, nakapag-create na sila ng ganyang mga stories na hanggang ngayon ay binabasa pa rin at pinaniniwalaan pa rin yung mga stories. Galing magsulat. Sige, conclusion na tayo. Ate Pet, sige. Ano man sabi mo sa mga pinag-aralan natin? May mauuwi ka ba? Ate Pet. As an agnostic. Andiyan ba si Ate Pet? Wala yan. Nakatasin ko na eh. Si Kuya Adel, Kuya Adel! Let's recognize our ano, sugo sa ating panahon. Kuya Adel, siya Rose. Kuya Del, andiyan ka. Unmute daw. Okay, unmute daw po. Ayan. No. Dinig ako. Yes. Apo. Anong bago? Ninihintay ko yung ano eh, yung isang basher papasok daw dito eh. Nako naman, ang ganda ng usapan dito, manggugulo. Kaya nga, sabi ko, sana wag na lang ituloy. Ang ganda ng usapan eh. Naguguluhin pa nung panatik. Nang-aaway lang. Nang-aaway, oh. Mga sinungaling daw tayo eh. Pero pasok ka na lang dun sa Zoom para marami makinig sa'yo. Buti din pumasok mo ang ano, mukhang keyboard warrior dun din eh. Si Ate Pechay? Oh. Sige, sino may mga ano dyan, final conclusion? Sa tingin nyo ba maganda to o fiction lang? Ano ba? Sinong gusto? May comment na ako dun sa ano, sa Hinduism. Ano monotheism religion din siya, di ba? So there's a possibility parang, na ano, hindi eh. Hindi, madaming Diyos. Oh. Ah, marami ba Diyos? Choose your God. Choose your God. Ah, so marami siyang kinikilala ano. Marami. Ah, okay. Pero may supreme leader. So, Kim Jong-un. Brahman ang tawag. Brahman. Ah, okay. Meron din siyang Trinity. Meron din Trinity. Influence niya ng maraming religion, no? Before pa to ng Zoroastrianism. Paatras tayo ng paatras. Wala na pala atrasan. Ito na yung oldest. Diba? Napag-aral natin Anunnaki, Gilgamesh. Atras tayo na atras. Ano, meron ako naalala. May naalala ako. Yung sinasabi niyo na anong religion ang nauna. Na nabanggit ko na rin to nung nakaraan eh. Yung meron silang archaeological, anthropological finding na sinaunang tao na not necessarily full modern human in fact nga humanoid sila pero meron na silang concept of afterlife. Homo naledi parang ganon. Meron na silang concept of afterlife kasi yung way ng pagkakalibing maayos. At saka ano, may ritual, ibig sabihin may method na ginawa sila doon sa bangkay na nilagyan nila ng mga belongings ng ano, ng baon pag tumawid na yung tao sa kabilang buhay. So meron ng afterlife na posible nga yung mga tao na yun hindi pa nakakapagsalita, eh, wala pang speech. Kasi humanoid pa sila, hindi pa sila yung modern human. Oo. So ang ano, ang spirituality talaga na naka-embed na sa ano, sa developmental ng human psychological development ng
ng human. Oh, sabi ko nga ang spirituality at pagiging religyoso primitive psychological or part 'yan ng pagiging tao nga. Ganon. So hindi talaga 'yan kumbaga hindi mo 'yan may ma-observe sa hayop. Unique 'yan sa sa tao Homo. Yung maniwala sa sa spiritual. Kaya hindi natin maalam kung talaga yung pinakaunang-una na bago pa may civilization na kung anong religion. Pero nakita natin, meron na talaga noon, nung unang panahon na naniniwala na sa sa supernatural, afterlife, ganun. Nasa yan yung sinasabi natin, Peche, mapapanood yan sa Netflix. Yung Bones ang title. Documentary. Homo Naledi. Sige, kuha tayo ng inputs. So as an agnostic atheist, Ate Petch, what do you conclude dito? They're all stories, ganun. Yeah, they're all nine stories. Pero kumbaga, para sa akin hindi naman siya inherent na masama eh, kasi yung mga foretold niyan, nagsalaysay niyan, ay wala naman talagang sa pananaw ko ay ina evil and intent. Gusto lang nilang magkaroon ng order sa society. Yes. Kaya nag-invento sila, nag-come up sila ng idea na maglalas beyond their own life. Beyond dun sa leadership nila, mamatay man sila, may iwan nila yung legacy na ito ang sinusunod ng mga tao na tinuro ko, kasi nagturo siya ng ng isang being na hindi namamatay. Na yung order na pe-preserve yon dahil meron kang itinuro na being na nag-exist, na gumagawa ng balance kahit na wala ka na. Yung turo na yun, magpapatuloy yun. Yun ang naging tingin ko. Purpose kung bakit nagkaroon ng mga ganyang story. All in all, rin yan, paraan ng tao na magkaroon ng mag-make sense sa kanya. Yung nice. Mga bagay na hindi niya ma-explain. Ganun. Opo. Ganyan din stand ko. Sige, Toby. Ang ko dyan, mga rin yan eh, tama, stories. Kasi they inspired din naman. Marami ka naman may kita dyan na mga babasahin dyan na i-inspire yung humanity sa kung ano ba dapat na gawin, kung kumbagay kung ginagawa niya tama o mabuti, di ba? Morals, ethics. Ang maano ko lang dyan, kahit sabi mo stories yan, bukod sa pag-i-inspire, meron kasi dyan mga bagay na pwede pa natin iandak. Pwede sabihin, lahat yan, lahat ng mga scriptures, ng mga lumab, may mga bagay na pwede pa tayong iandak. Tsaka ano yan eh, kaya sinulat yung mga stories, sabi nga nila, yung mga characters dyan, pwede sila mamatay, pero yung ideals, hindi. Kaya sinulat nila, doon na i-immortalize sila yung ideals na binahagi nila doon sa story. Yun. Tsaka pwede nga, magtanong ako. Kasi pa si Kansi, itatanong na ako kung may kita. Niya ba? Itatanong ko kay Clancy, kaya ko lang kung naniniwala siya, kasi yung earth natin may sariling vibration. Eh. Ngayon, yeah. Yung mga religious sites sa mundo, apat daw yun eh. Jerusalem, Saudi Arabia, India, tsaka Tibet. May sarili daw vibrations o frequency ito sa earth. And yung mga nakaramdam ng ganong frequency o yung may knowledge sa ganito, kakaiba daw.
Ewan ko lang, anong palagay mo doon? Yung primordial sound. Sa Hinduism okay. din yun eh, yung Aum. Pero frequency ng universe. So, hindi mo rin ma-explain kung hindi mo pwedeng sabihin na very primitive yung mga tao na yan eh. Kasi paano nila nalalaman yung sound na yon, which is maano mo mapapatunayan mo naman by testing. Paano nila nalalaman yung mga solfeggio frequencies na yon na ginagamit sa ano, which is kung may mapupulot man kayo sa mga old religions na to, Hinduism, Buddhism, kunin niyo yung ano practical na magagamit niyo, yung meditation vibrations. Yun nga eh. Para secular naman yun eh. So since hindi na tayo religious, pwede mo namang i-practice yung meditations and prayers eh. Kahit na wala kang sinasambang deity. So practical lang, at least pragmatic. So hindi ko pa na-research kung paano nila nalaman yung mga technology na yon, even yung primordial sound. 'Di ba? Om, amen. I think pare-parehas yung pinanggalingan nun eh. And nagkataon talaga sa mga religious sites talaga ng mundo, doon daw nagkakaiba yung frequency. Pero thank you, Tito. Yes. Aliens. Siguro pag-usapan natin next time. Kailangan din natin ano para at least apat tayo magre-research, ikaw, si Lone, tsaka ano, yung frequencies. Tingnan natin kung ano yung significance nun with regards to prayers, meditation. Ang dami ng science niyan ngayon eh. So, tingnan natin kung anong meron. Sige, klase, mag-conclusion ka na rin. Anong masabi mo dito sa Hinduism? Siguro ano, pwede mong kung titignan mo sa lens ng agnostic, magandang ano rin, magandang control yung mga old religions. Magandang control sa population para nga i-balance yung chaos into order. Or ano, vice versa. Para lang balance. Parang Zoroastrianism din. Masyadong chaotic, so naglagay ng order. And ano ba bang takeaways? Karamihan ng literature ng tao na ipapasa through songs and poetry and stories. So, wag din natin i-dismiss. May deeper truth kung bakit nag-persist pa rin yung mga stories na yon. Hindi natin alam kung ano. Pero yeah, mostly stories, karamihan siguro, pero hindi natin alam kung ano yung truth doon. Like yun nga, yung mga meditations, even yung mga lotus, lahat ng mga tinetake nila to explore consciousness. So, it's fun. Yun lang. Na pag-aralan kung bakit ganun yung mga ganito. Okay. Yun lang. Sige. Thank you. Baltinok, sige. Closing. Okay naman ang topic. Ano? So, request ko lang sa next episode yung... Mahina ang mic. Ayan. Ayan. Yeah, yeah. Okay. Maganda naman ang topic natin sa Hinduism. So, request ko lang sa susunod na topic yung mystery sound around the world. Strange sound from the sky or howling sounds. Sound. Oh, howling sound. Ano to? Kalat na to sa YouTube matagal na. Yung kakaibang nadidinig sa langit. Oh, meron ba? Walang ma-explain. Kahit na nagtataka sila kung saan nanggagaling tong mukhang tunog ng pakakak. Ganun. I-check mo bro yung source behind the mystery sound heard around the world. Yan. Baka blue beam. Hindi naman. Sa iba-ibang ano, minsan nga sa naglalaro ng ano ng baseball, major league, bigla na lang may tumunog na napaka parang strange. Parang nasa loob ng kuweba ganun. Magandang topic din 'yan, phenomenon na 'yan. Yun lang. Sige, tingnan natin. Okay, thank you. Okay, thank you. Mission, gising ka ba?
Yes. Yes. Ayun as a lang, practitioner. Yung, as a practitioner, syempre, hindi naman tumitigil yung pag-research yan, pag-gather naman information. Siyempre, yung information na yun, yung magagamit mo rin sa practical na buhay. As a believer. Also, dun sa mga diniscuss natin, meron, I think namin, meron din naman magagamit yung mga nasa path na nang tinatawag na, yun na nga, yung mga agnosticism in the 80s. Sa practical na ano lang, sa practical na pamumuhay, meron din naman makukuha. Ngayon lang. Keep on searching. Ngayon lang naman. Yung pinakagusto ko sabihin. Yun. Nice. Okay. Sino pa? Carlos, ano ka? Wala akong masabi. Pero ano, hindi pa rin ako kumbinsido sa mga ano. Parang kasi tabi sa mga kaimisyon. Yun lang. Straight forward. Ayaw mo pa rin umanib sa Hindu. It's nice to know. Hindi, no? Yeah. Ito, Christian, Riddle. Brother Riddle, gising pa? Tulog na. Riddle, kapatid na Riddle. Tulog na. Brother Rodolfo, baka ikaw, meron kang gusto mong sabihin. Good evening mga kasama. Mga pinag-aaralan natin ngayon na ano, pinag-aaralan namin 'yan nung diyan sa ano, mga manggagawa. Pinag-aaralan namin 4 major religions. Kaya parang yun lang mga kasama. Salamat sa Diyos. Nare-refresh. Sis, unsatisfied. Oo. ano po, bali yung ano lang. Ewan ko kung na-discuss yung sa festival, yung mga festival din nila. Kasi colorful din, tsaka napakagaganda rin ng festival nila eh. Pero yun, dati nung nasa MCGI ko, mga marami akong kasama dito na ganun. Hindi ako maka-join kasi iniisip ko na baka handog, pati yung mga pagkain nila may mga meaning eh. Yun, napaka-rich ng culture nila. Tapos yung kayo nang sinasabi ni Brad Toby na tungkol sa mga sounds. Kasi 'di ba light travel faster than the sounds. Eh dito sa area namin, mayroong mga aurora borealis. So naisip ko lang ah, baka i-research mo sabihin na lang. Sabihin ko nga sana kanina 'yun eh. Oo. So baka mamaya 'yun lang yung reaction. Nakita na namin yung light so afternoon kasi may mga nangyayari outside, 'di ba? So ngayon lang natin naririnig. 'Yun lang. Yun, have a good day. Have a good night pala. Okay. Modern lights, tawag lang. Aliens yun. Aliens. Daluoy. Ay, hindi yata ako salita to. Daluoy. Toby. Daluoy. Ay, tapos na ba si Toby? Toby, balagtas. Bebong. Sige, Toby. Hey, okay na. Okay na. Bebong, sa salita. May sinasabi si Bebong eh. Bible daw ang tama. Sabi niya. Unmute. Hindi na. Nasa office daw siya. Kuya Del. Kuya Adel, siya na rason. Okay na ba? Ano po masasabi niyo, Kuya Adel, sa mga latest? Announce ko lang yung pundahan natin. Tentative Friday ha. Friday. Northam edition tayo. Yon. Okay ka nun, Rox? Available ka yung ano? Oo, oh, sige. Yung Friday. Yung Zoom. Zoom, wala naman yata ka na sila. Ano, eh. So, sila Mission Thessalonica. North Arm Edition. Thessalonica. Grabe. Matindi. Yeah. Okay. Nagsalta na ba lahat? Jamal. Jamal. Ito Pakchi. Mm-mm. Wala. Dito Pakchi, eh, debater to eh. Okay, saan lang. Ikaw, Badlon. Okay, ano lang sa akin, yung sinasabi nga natin, kaya natin pinag-aaralan ito. Kasi, hindi kasi ito pinag-uusapan sa ano eh. Wala akong iba pa nga nagtatalakay ng ganito na
about iba-ibang religions na hindi galing sa Pilipinas eh. Ngayon nga, ang palagi natin sinasabi eh, kailangan tingnan natin yung bawat area. Hindi naman natin necessary sabihin natin, Rokoli, na umanib na kayo o sumama na kayo dito sa religion na ito na tinatalakay, kundi para makita rin ninyo na yung perspective ninyo, hindi yan ang exclusive perspective at hindi yan ang absolute truth. Kundi napakaraming religion sa mundo na ang thinking din nila, Rokoli, yung kanila ang tama. At ito, yung kagaya nitong religion na to na Hinduism, may napakatanda na ito. At kagaya nga nung appreciation mo kanina na thousands of years old na. Pero tingnan mo naman yung mga writings nila. Yung mga Bhagavad Gita, yung mga Ramayana, di ba? Mga amazing na klase ng mga literature na masasabi mong magtataka ka na akala natin matatalino tayo. Pero yung mga tao na gumawa nito, iba din ang kanilang ano, iba din ang kanilang isip at thinking about dito sa mga sulat na ito. Kasi nga, sabi nga, there are dozens of religions, hundreds of denominations, thousands of sects, millions of conflicting beliefs. Napakarami po kasing iba-ibang paniniwala. Kaya kailangan din natin na isipin na huwag tayong mag-isip na yung atin lang ang ano, yung set dito sa atin ang tama, na ano, kailangan maging open din tayo sa iba ng possibilities, no? Not necessarily naman na sa paniniwalaan na natin lahat, kundi sabi nga kanina nila Toby at nila Mission Christiana, kunin mo lang yung ano, kunin mo lang yung mapapakinabangan mo na mabuti, kasi bawat isang religion naman tuturo naman yung mabuti. Wala naman akong kitang religion role na ano eh, nagtuturo na agrabyaduhin mo yung kapwa. Lahat sila, di ba? Kahit Buddhism, Zoroastrianism, di ba? Yung mga ancient religions, ang kanila mang tinuturo, di ba? Yung kabutihan sa kapwa. Para magkaroon ka ng good, ano, pag, ano kapag nabuhay ka mag-uli, ma-reincarnate ka, mas mabuti yung kalagayan mo. Kaya ayun, yung sinasabi natin na lalo na dito na karamihan sa nanonood, nakikinig ay mga MCGI. Tsaka ex-MCGI din na nako-confuse pa kung saan sila pupunta. Eh marami pong pupuntahan, marami pong ways. Yung kagaya nung tinuturo nga natin, yung sinasabi ni Kuya Adel na kung gusto mo, maniwala ka pa rin sa Diyos, meron kang pagpipilian, mananatili ka sa Christian God, pwede naman. Kung gusto mo naman mag-venture sa ibang Diyos, ng ibang religion, ito na nga, sinasabi na nga natin dito sa podcast na merong iba-iba ng mga paniniwala na magaganda rin ang turo. Mga ano rin, tawag nito, meron ding maidudulot na mabuti sa buhay mo. Lalo na yung local, yung napuntahan mo, Buddhism, di ba? Ay, mabubuti naman yung mga ano doon, yung mga tinuturo. Meron nga lang ding ilang mga bagay na masasabi mo supernatural, pero ganoon naman talaga, di ba, sa mga religion. Lahat naman ng religion halos ay nagtuturo talaga ng supernatural. Pero dapat ang atin lang isipin ay hindi lang po ang MCGI ang ano, ang kumbaga nag-iisang paraan. Hindi, marami po. Pwede ka rin mag-venture sa ibang mga paniniwala at saka iba rin ano, pag-i-study. Nakisisarili niya aanib ka doon sa mga reliyon ng Bukoli. Kasi napakarami kasing kasulatan eh. Iba-ibang mga sect, iba-ibang mga tawag nito, mga holy books, di ba, na sinasabi. Eh, alangan naman, sabihin mo, i-conclude mo na lang, Rokoli, na itong Biblia ang tama. Eh, how sure are you na yan talaga? Eh, may mas nauna pa dyan. Tsaka meron pang mga ibang pang mga aklat ng ibang relihiyon na nagki-claim din, Rokoli, na yung kanila naman ang totoo. Yung kanila daw ang absolute truth naman. So, ano eh, magulo nga eh. Kaya nga, di ba, yung mga discussion pa lang dito, di ba, Rokoli, merong ano, gusto daw pag-usapan kung ano ba yung particular na aral, eh para magkakaroon lang tayo ng debate, so magiging unproductive lang. So, maganda ito, ginagawa na pag-uusap-usap patungkol sa mga iba-ibang religion, lalong-lalo na ito na hindi man masyadong expose ang mga Pilipino regarding dito, Rokoli, dahil kukunti lang yung mga nasa Pilipinas na ano nito, practitioner.
Kaya sana no, ito lang ang ating masasabi. Okay. Sige. Ano lang, i-appreciate lang natin yung culture. Try yung ano, magpunta sa iba't ibang ano, yung mga ganyang bansa. Ma-appreciate nyo. Napakaganda. So, for me, these are stories pa rin. And it's up to you kung saan ka mapapabuti. Ang iiwasan mo lang dyan, yung fear. Kapag ang Diyos mo, ang ini-instill sa'yo, yung fear, layas ka dun. Saka fanaticism, huwag tayo maging fanatic. Kasi maganda yung turo eh. Sa, tama nga si Brad Don, lahat yan ang gaganda ng turo. Once na naging fanatic ka, dun magkakaproblema. Maganda yung Islam. Naging fanatic, nabasa, ano, pwedeng pumatay, dun naging masama. So, ano lang, sa buhay lang natin yung magandang, maging humanist tayo, mga kapatid. Ayun lang. Sige, magandang ano to, i-replay nyo na lang. Napakagandang episode. Sige. Salamat sa Diyos, guys. Good night sa Pinas. Sa kabilang dako, good morning. Salamat sa Diyos. Bye, guys. Bye. 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 Good night.